What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Napapakinggan nyo syempre ang audio streaming nito sa lahat ng Anchor, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Syempre napapanood nyo rin sa paborito nyong YouTube channel, DOUGBROCK TV. This is our podcast series, ang panibagong Sunday Habit. At syempre, may bago na namang kwento, meron na namang bagong values, at marami na naman tayong mapupulot na aral. Ladies and gentlemen, cyberspace, kasama natin, JRoa. What's up? Hey! What's up, guys? What's up, cyberspace? What's up sa inyo lahat? What up? Ako po pala si John, or kilala sa pangalan na JRoa. What's up? Hey. Kuya Dog, salamat. Thank you so much. Thank you, Tol. This, para sa ano, no, share lang namin, medyo matagal na itong haplano. At busy parehas. Tas, dapat mag, ano na, tas biglang, uy, parang ganun. So ngayon, nangyari na rin talaga siya. Finally. Things happen, lagi talaga sa perfect timing. Yes. And this is the perfect timing for this. Mm-hmm. Kamusta ka? I'm good, man. I can see it. I'm doing great. Yeah, pero, just working on a lot of things. Of course, music din, and daming mga plano na gustong gawin, ganun. Pero binabalance eh. Yeah. Ilan taon ka ngayon? 23, I just turned 23. Oh my God, nandun ka nga sa, ano, sa age na, ano bang gagawin ko? Meron akong 32 options, yung mga ganun. Oo, parang ang dami mong naiisip, pero parang kailangan mo pa rin siyang balansin. Kasi, especially sa unang pala mga tanong, dami na agad sagutin. No? Haba-haba to guys, medyo mahaba akong magot talaga. Medyo palamigin yun yung mga kailangan nyo palamigin. Kailangan komportable ka sa inuupuan mo kasi medyo mahaba-haba to. Mahaba talaga ako sumagot. Ayun, pero yun nga, parang lately, parang nag-aano ako, parang ang dami talaga ideas na gustong gawin. Aside, alabas din sa music, pero parang kailangan mo siyang balance in, especially sa parang tulad ko na of course, focus din sa music talaga. Na work ko na rin kasi music syempre. So parang kailangan ko pa rin siyang balansin kung saan talaga dapat yung pinakamalaking percentage ng attention. Parang ganun. Mm-hmm. Babalik ka pa rin dun sa... Oo, pero maraming gustong gawin. Daming ginagawa din na tinatry. Ganun. I think that's part of being an artist. Like creating things and starting things na dati wala ka naman chance magawa eh. Oo, mismo. Diba? Parte talaga siya. Kasi dati parang... De, ano kasi ako eh. Hindi naman ako si fake it till you make it. Pero, ano ako, parang ma-fantasy. Parang nai-imagine ko na siya. Parang, uy, paano pag nangyayari to? Tapos, nung nangyayari siya, parang, uy, parang, asarap sa pakiramdam. Pero dun din magsastuck sa yung reality na, uy, kailangan mo ng balance dito. Kailangan mo ng tamang attitude, tamang mindset. Tapos hindi siya talaga madali. Na hanggang ngayon, kailangan mo pa rin siyang balance yun talaga. Parang ano, no? Parang bike. Kahit gano'ng kalayo yung pinipedal mo, kailangan mong mag-balance. Same lang kayo. Oo. Tapos hindi ka dapat hihinto. Pipedal ka lang ng pipedal. Parang may chance naman na, what if, imagine na natin, yung start ng dream mo para siyang first time mo matuto mag-bike. Okay. So pwedeng sumemplang ka. Si semplang ka nung si semplang talaga. Pwedeng maraming beses. Pag hindi masakit, hindi ka matututong Tapos syempre, gusto mo pa rin ulit mag-bike. Tapos magbabike ka. So ngayon na magaling ka na mag-bike, nakakalabas ka na ng daan. Mm-hmm. O diba? Mm-hmm. Nakakalabas ka na ng saan-saan. Hanggat sa, na-addy ka na sa pagbabike, magaling ka na mag-bike. Pwede ka na mag-one hand. Iba, wala ka ng kamay. No hands. Pakakapunta ka na sa malayo. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang layo mo na dun sa hindi ka marunong mag-bike. Marunong ka na. Pero hindi ibig, ang parehas lang dun nung nagsimula ka, tsaka nung tumutuloy ka pa rin sa pagbabike kahit magaling ka na, may chance ka pa rin tumemblang. O din. Para siyang ganun. So hindi siya parang ayun. Pag marunong ka na, okay na 'yun. Oo, pero, walk in the park na palagi. Oo, hindi siya ganoon. Pwede ka pa rin, lakang dami magagaling magbike, kasi same lang pa rin eh. Oo, so para siyang ganoon, nung nagsimula ka, kung nadapa ka, tumuloy ka, gumaling ka. Nasa state ka na parang sobrang kabisado mo na 'yung ginagawa mo, successful ka na doon, parang for example, bullet tayo ulit sa bike. Okay. Kung nagsimula ka lang sa BMX, tapos ngayon may road bike ka na napakamahal kasi addict ka na sa bike eh. Oo, kumbaga, yung ano mo na, yung
specifications na hanap mo, marunong ka na mag-bike, medyo masakit yung likod mo, kailangan mo ng ibang bagal size. Kailangan ko na ng gantong. Oo, kailangan ko na ng mas magandang sprocket. Kailangan ko na mas magandang sapatos para sa bike. So, wow. Pero kahit makuha mo yun, hindi big sabihin, or tsaka kahit magaling ka na mag-bike, hindi big sabihin, hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng iisipin kung paano mo babalansin yung mic. Kasi pag hindi mo nabalansin yung mic, tuloy, balansin yung bike. Kasi pag hindi mo nabalansin yun, simple lang ka pa din. Wala pa rin yung kaibahan nung nagsimula ka. Kailangan kaya ka, marunong ka pa rin talaga magbalansin, hindi ka pwede makambante. Same with what you're doing. Na hanggang ngayon, inaaral ko pa rin siya kasi hindi siya ganun. Kasi ako, masasabi ko naman na ano, para mga lately realizations naman tayo, mga bago realizations na, wala, parang nasa ano pa talaga ako, nasa gitna pa talaga ako ng journey ko sa music. Parang maraming achievements, maraming ano, pero madami pa akong kailangan talaga matutunan. Kailangan i-admit sa sarili, ganun. Kailangan, marami. Parang, basta maraming kailangan ni, ano, ewan ko, nag-make sense ba that's, ako? No, I'm, guys, we're in, we're just under 6 minutes, 7 minutes of the podcast. And ganun nakalalim si JRoa. Hindi, I'm just saying na you're aware. And at the same time, that's humble. That's, I'm seeing na si JRoa na humble. Na despite all these achievements, guys, 2022, kakabukas lang ng mundo. Kakatapos lang ng pandemic, you'll see JRoa touring in Canada alone. And then, sinasabi niya ngayon na marami pa siyang kailangan matutunan, hindi, patuloy pa rin siya nag-aaral. That's respect on that. Thank you. That's why you deserve a lot of things, because you're willing to learn. And you're acknowledging that you're a student of life. Yun talaga. Siguro, late din siya. Kasi, pinilit din ako ng life na aral na, oy, hindi mo ano to, hindi lang din na life. Of course, ni Lord din talaga na parang meron siya talagang, Binigyan ka rin niya ng mga, kasi, lessons. Oo, kasi parang, kaya ko rin sa, kumbaga, parang ma-close lang din yung kanina about sa bike. Kasi parang, meron, babalik na naman tayo sa bike, guys. Oo, hindi, parang ang talaga. Ganda niya kasi, ang ganda mo nung inopen siya. Ang dami ko, kasi ganun din ako mag-explain. Pag meron akong gusto i-explain, naglo-logic ako. Kahit alam ko namang, maiintindihan ng mga tao, pero baka mas maiintindihan nila pag may logic. Yun yung best way. Oo. So parang sa akin, parang example, nung nagsimula ako, yung hindi pa ako marunong talaga mag-bike, o di nakailang semp lang, pero sige, bike ka pa din ng bike. So parang nung nagsisimula ako, kahit talo ako ng ilang competition, sinalihan ko, min. Kontisero ka? Kontisero ako. Kasi akala ko talaga singer ako. Hindi, una pala, akala ko dancer ako. Kasi okay. Yung tatay ko dancer eh. Okay. So, din yung foundation ng art mo? Oo, hip-hop okay. Dancer yung tatay ko. Yung nanay ko kumakanta. Okay. Tapos, ang tawag dito, sana ba ako? Kontisero ka? Kontisero ako. Daming semplang. Tapos, parang ang dami kong competition. So, ako yung pumipilit sa magulang ko na sasali ako ng competition. Ayoko na nila isali, no? Akala ko dancer ako, tapos naging singer ako noon. 9 years old dahil kay Bieber tsaka dahil sa YouTube karaoke ganun. Okay. Kasi ano nga ako dati palang weird na ako na bata. Yung mga tropa ko na nagbi-video games dati, nagdo-dota ako, kumakanta ako, nagigitara ganun. Nasa music ka na nasa agad. Nasa music na bata pa lang. Kaya parang dun na rin talaga ako in ano. Tapos where is this? Cebu. Cebu. I was born and raised in Cebu. Where it all started. Okay. Tapos 11, 12 hanggang 15 nag-contest ako. Talentadong Pinoy, Pilipinas Got Talent, try nam the boys, hindi nakapasok. Pero nakapasok ako dun sa Talentadong Pinoy, Pilipinas Got Talent. Tapos last ko, tawag ng tanghalan. Pero ni isa dun wala akong pinalalunan. Pero nag-finals naman, kahit paano, nakaka-yes naman. So meron siyang ano sa akin na, mag-work to. Parang para sa akin talaga ito nung time na yun. Despite actually, all that semplangs. Oo, pero hindi siya, actually pala ngayon, late na nga lang yung parang baka eh. Parang ganun din ako confident ng bata na hindi, para sa akin to. Kahit anong mangyari, gagawin ko to. Kahit sa school eh. Okay. Parang hindi ako academic. Hindi naman ako, pero hindi din ako academically talaga parang masipag, ganun. Hindi naman academically ba? Very achiever. Oo, hindi ako achiever dun sa part na yun. Standard siguro student na nag-excel sa art. Ganun. Kung meron man ako laging nag-ano sa school dati na umaangat,
yung mga presentation. Ganun. Doon nasasalba yung grades ko. Dahil sa ano? Oh, muntik nga ako hindi graduate kasi fourth year natuto. Late na ako natuto mag-cutting eh. Fourth year na. Graduating ka na tsaka ka pa nagkaka-cutting. Oh, wala. ROTC. Kung ano pag hindi ko sinasalihan. Tapos, guys, hindi namin sinabi tama yun. Ah. Hindi ko sinasabi. Ah. Oh, kwento lang to. Oh, napagdaanan lang ni JRoa yun. At natuto siya dahil sa lahat ng yun. Ah, okay? Mag-aral kayo mabuti. Mabuti. Uy, mag-aaral ka dyan siya. Bitsan ko. Hindi, pero yun nga, parang, tas nasalba yung grades ko. Anyway, basta nasalba yung grades ko. Nakagraduate kaya? Oo, oh, yung ano ko, fourth year ko. Dahil sa music. Kasi wow. Pina-inter school kami. Okay. Na-represent namin yung school. Ikaw tas yung kumanta for the school. Tapos binigyan, nalalo, basta ko nanalo ba kami or nagkaroon kami ng place. Tas sa binigyan nalang ako ng special projects. Trabaho ko pa rin naman. Kumbaga, kung iba yun, hindi binigyan ng special project eh. Uh-oh. So, ayun. But anyways, okay. Alayo. Diba? Layo ko talaga sumagot boom. Eh. Boom! Balik tayo sa bike. Yun, mm-hmm. Yun nga. Sinimulang kumontisero talaga ako. Tapos, ngayon nung nakuha ko siya, naramdaman ko siya nung first na feeling talaga na baka hindi ako para sa kontis. Kasi 11, natuto na ako magsulat sa church. Okay. Church ang... part ka ng ano, music ministry, music ganyan. Music ministry talaga ako. Yung parents ko. Tapos, dun parang sabi ko, kaya ko magsulat. Nagsulat ako ng Christian song. Song para kay God nung 11 ako. Wow. Nung 10. Tapos, nung 14 ako, ginamit ko na siya panchicks. Nanligaw para na. Para mga panligaw, gano'n, nung high school. Hanggat sa 2016, dun ko na balik yung love ko for writing songs nung na-meet ko yung XB. Na parang, uy, sarap talaga nito pag nagsusulat. Kasi naririnig mo yung sarili mong gawa eh. Parang ganun. Paano mo sila na-meet? Na-meet ko sila sa Cebu kasi friends of friends. Pero kami ni Skasta, nag-meet kami 2015 pa lang dito sa... Kasi idol-idol ko siya eh. Umaabot siya. Parang hindi pa siya ganun kalakas nun sa Cebu kasi meron din kami music scene doon. Oo, syempre. Pero appealing siya sa akin, sa yung music niya sa akin. Kasi kumbaga, I love Filipino music. Mm-hmm. May mga kinalakihan naman tayo lahat ng Filipino music. Pero meron, dahil maka-ano din ako, maka-western din ako, syempre, may era na talaga na naging western. The way he presented Skastakli as a trap artist. Oo, na parang, uy, ano to? Di pa ako nakarig na pwede pala mag-taglish ng ano, hindi siya, sorry sa term, pero hindi siya baduy. Ang ano niya sa akin, ang appealing niya sa akin, yan ang na-meet ko siya. Well, hindi pa nga nagpapakita ng mukha mo sa doon. Yes, wala. Yung music niya talaga. Tapos doon ako nag- makikita mo sa lahat ng vines, maririnig mo siya sa mga bata, sa mga ka-age mo. Pero sino yan? Ba't Skastakli? Tapos 2015, kaya idol ko talaga siya noon. Tapos 2015, nag-meet kami. Tapos sabi niya, it's tropa kasi ng tropa. Tapos sabi niya, ano? Ito pala, nagla-live siya noon eh. Ito pala sa, ano, naalala mo yung Obli. Okay. Dito sa team mo. Oo, nagla-live siya. Tapos sabi niya, ano, si JRoa pala, ng tawag ng tanghalan. Sampulan mo ka naman kami, tol. Tapos, bida-bida kasi ako. Oh, siyempre, idol mo rin yun eh. Oo, sinampulan ko nung kanta niya. Tapos ginalingan ko. Tapos nag-uusapan nga namin lagi ito, para kami nag-meet. Tapos nag-slow mo yung tingin niya sa akin, sabi niya. Kukunin kita. Gawanin siya sa akin. Tapos sabi ko, kinilig din ako. No? Nag-isa nung pauwi ko ng Cebu, gaaral ako ulit. Sabi niya, ano, yung isang tropa so, sa na, Obli ang ano, meeting place. So, dun, yun yung, siya yung unang na-meet ko. Hindi po siya XB na, no? Yeah. Siyempre, OC Dogs. OC Dogs. Ang XB na-meet ko through someone din. Shoutouts to Jansky and Bullet D also. Yeah. OC ko, Dogs. Shoutouts, mga pars. May siyempre. Na-meet ko naman ng XB through Kent, Manila. Yeah, okay. Okay. So, na-meet ko sila kasi, ay, may mga tropa ko dyan na nasa Cebu. Tapos, ayun, dun ko na-meet. Kent yata was ano part of the production sa Obli or something like that, no? Okay, nadudugtong ko lang. Oo. So sabi ni tsaka parang doon ko rin na-meet si Kent. Tapos nung sabi ni Kent, oh, may mga tropa ko dun sa Cebu na mga rappers din. Andun kasi for how many months ata sila Flo G. Honcho. Mm-hmm. Si Mark. Because Honcho is from there. Yeah, oh, okay, so nag-visit vacation siguro. Oo. Tapos meet kami doon. Tapos yun na, ang nangyari, gumawa kaming kanta. Tapos pinaalam nila ako sa magulang ko na parang... How old are you ng 16. 2016? Ako 16. Man. 16 ka 20? Oo, tama. 2000 ako. Okay. Very young. I was young, bro. Kontesero ka ng 11 to 15. Pagdating mo ng 16, kukunin ka ng mga rapper taga Manila. Hindi mo kilala. tapos, paalam talaga ako. Tapos, okay. Sige kami po, bahala kayo dyan. So, sinama nila. Wait lang, I had to ask. What was your feeling?
na ipapaalam ka nila, sasama ka. Ano yung initial ano mo? May dream ba na nag-spark? May ideas ka ba? Ako yung sa vibe talaga eh. Tsaka siguro din doon ako mawak na parang, kami bala, tutulungan ka namin mag-album din. Kasi parang ano din, parang sabi ko nila na dati na gusto ko rin mag-album. So, willing daw sila mag-help si Mark. Tapos parang more on ano din, parang nag-vibe din talaga kasi okay. Kami. Nung una kami nag-meet talaga. Ano na talaga? Nag-gel like? Oo, nag-gel like siya eh. Tapos parang, sabi ko, sige, paalam ako, magulong ko. Tapos pinayagan nila ako for one month. One month lang ha, anak ka, babalik ka ha. Tapos punta ako Manila, ginawa ko yung album, bumalik ako, sige mo, nag-aaral ako. So nag-aaral ako, nagawa na namin yun, yung kakaiba, yung first song na mm-hmm, dati na. Mm-hmm. Kinonta ko si Skasta pala, kinunik ko si Skasta na, kasi ano, idol ko nga siya, pwede ba natin siya isama dito? Ganun. So, hanggat sa yun, nangyari na, long story short, lumabas na yung kanta. Yun, punta ko Manila, umuwi ako Cebu. Tapos, aral ako. First, ano ko noon eh, K-12 eh. Ilumalakas na kami. Parang nag-1 million ata yung kakaiba. Gumana agad. First song. Nangigigil ako para ako na, One month ulit. Ano gagawin ko? Parang di ako makafocus mag-aral. Tapos sabi ko sa sarili ko kasi sabi ko, hindi na to pwede kasi nagka-cutting na naman ulit ako. Sabi ko, sinasayang ko lang pera na magulang ko. Sabi ko na parang, kung hindi ko rin siya itatry, arts and design din yung course na kinuha ko. Kung baga alam ko sarili ko na doon pa rin ako papunta. Kung baga kung hindi ko siya itatry nung time na yun, kailan ko siya itatry? Tatapusin mo pa yung school? Kasi wala, parang, may sense of takot. Hindi ko na alam kung ba't siya pumasok nung 16 ako eh. Pero may pakiramdam ka na may something. May something yun. Sige, risk ko. Sabi ko sa mama ko, tigil ako mag-aaral muna. Kahit 3 months, ano lang, kahit this year lang. Pag hindi nag-work, uwi ako. Ganun talaga, siyakan kami kasi ayaw nga nila. At sa pamayag sila, yun naman ang gusto ko sa magulang ko, supportive talaga. Very supportive. Sila. They trusted your gut and your talent. Yeah. And then? So, ayun. Pamayag sila. Yung 3 months, naging 6. Mm-hmm. Hanggat sa naging 1 taon. Okay. And then, dun na ano na, paglabas ng album, official na rin na sa XB ako. So, dun na rin kami nag-start kasi sa bahay, isang bahay kami dati. Dun na rin siya naging, dun na buo yung buong magic kasi dun na rin nagsistay si Skasta noon, si Daryl. Magkakasama na kayo? Oo, magkakasama na kami na hanggat sa, kasi nandun lang yung studio eh. So, dun siya nangyari lahat. Yung connection namin bilang grupo. Kung paano. Saan to? Sa Muntinlupa. Okay. So, dun siya nangyari. South Boys na talaga? No, South Boys. Oo, sabagay. Oo. Kasi yun din yung, kung maaalala nyo, balikan nyo yung kwento ng podcast ni Jack Pot, tsaka podcast din ni Yuri Dope. Na kwento rin nila yun dun. And then, kailan dito lumabas yung Need You? Kasi for me, that's one of the songs na isa rin talagang umano, XB. Di ba? Yung Need You, yung tama ba yung recall ko kung 2017? Okay, a year after. Or a year after. So, nung sinugalan mo na dito yon. Oo, kundi okay. Kumbaga, ano na siya eh, pagtapos ng album, labas ng album ko, naglabas din kami kanta, tapos naglabas kami album, hanggat sa parang, dumami na rin siyempre yung songs namin together, kasi andun na rin yung connection ng grupo eh, na tara, gawa. Hanggat sa ayun, parang randomly lang siya, random namin siya na naramdaman na, uy, lumalakas kami. Tapos nagbabines din kami ng mga time na yun. At the same time, pinopromote namin yung songs namin. Nag-grocery kami, at sinelas lang ata kami noon eh. Hindi ko na malala kung sino-sino kami basta. Paglabas namin, dami pa pictures. Sabi ko, ano to? So yun na yun. Doon na namin. Okay. Tapos hanggat sa may mga invitations na, tapos mas nararamdaman namin siya. So ayun, doon ko siya first naramdaman talaga. Siguro nagkaroon din ako ng taste nung sinasabi kong about yung sa bike nga. Ang galing ko na mag-bike. Ang galing ko na mag-bike. Kaya mo na mag-no hands. Oo, parang doon ko siya naramdaman. Sa grocery store paglabas, no? Oo, yun. Yung isang instance yun. Tas tsaka yung iba na... Tuloy-tuloy na. Oo. In short, umakit talaga siya sa utak ko. Oo. Umakit talaga siya. Okay. Wala, yun, kung magiging honest, ako talaga, or hindi ko naman din na-generalize, pero alam ko, na pag alam ko yan na pag nakakuha ka talaga ng fame, success, meron at meron talaga yung epekto sa'yo mentally. Iba-iba lang, meron siyang may sense of, uy, ito na ako. Pero, depende sa'yo kung paano mo siya dadalhin. Ako di ko alam kung paano siya dinala. Basta umakit siya sa utak ko.
Tapos, doon ko siya just, naramdaman. Doon ko siya naramdaman. Na parang, oy, ito na yun. Parang kasarap na ito. Ito yung dream eh. Ito yung nakikita kay Bieber dati. Ganun. Oh. Tapos may kasama pa ako mga talented din ng mga tao talaga na wala akong masabi sa'yo. Wala akong masabi na iba-iba kami ng mixture ng talent. Tapos kayo ng lang yung ganun dito sa Philippines that time. At until now. Up until now. Pero that up until now. But the that impact kasi eh. Uh-oh. Yung nagva-viral sa Facebook yung maraming tao sa mall na kinakanta yung mga kanta. Uh-oh. Alam mo yun, di ba? That was that era of so much of fame na hindi rin alam ng mga malalaking saan ang gagaling. Oo. Anyways. So yun nga, dun namin naramdaman talaga yan. Ako naman personally, dun ko siya naramdaman. Na parang, uy, ito yun, parang ang sarap na. Pwede na akong, alam mo yun. Tapos, kaya ako rin siya ganito kahaba kinwento kasi ito yung ano niya, ito yung tawag dito, ito yung goal nung haba nung kwento na yun. Dahil, para ko din kinikwento yung journey ko nung natuto ako magbike. Parang nasempl lang ako mentally 2018 nung umalis ako sa grupo. Okay, you left the group 2018. Since 2016 to 2018. Yung 2 years na yun, you did a lot of things together. A lot. Sumikat kayo lahat. Napalabas nila yung talent nito, magkakaiba na hindi codependent sa isa't isa. Mm. At lahat magagaling. And then you left the group. I left the group for probably just to make it not too personal kasi nakailang podcast na rin nakwentuhan na namin yun nung ano. Na-open na namin to podcast din ata. We were promoting something. So basta to make the long story short, it was a misunderstanding that turned into a little parang distance talaga na ako din. I was 18, man. I think I was 17 turning 18. Yes. Na Ligalig talaga yung utak. Gusto ko yung ganito. Kasi na-realize ko din na, hindi naman ako hip-hop eh. Parang sabi ko, parang hindi naman ako hip-hop eh. Parang nagkumakanta ka. Pero love na love ko yung hip-hop, man. Mm-mm. Kasi syempre, of course, parang sa kinalagyan ko rin na music. Ano nga ako, broad din yung paleta nung gusto kong pakinggan. So, naaral ko siya. Kaya nung nag-XB ako, dun ako na-inlove sa hip-hop. Yeah. Pero parang may sense of ano na parang, hindi, baka may kaya pa ako ibang gawin eh. Mm-hmm. Parang ganun na. Hindi ko din gusto na umalis sa grupo. Pero yun nga, yun yung naging ano na lang siya, naging decision siya ng isang bata na alisan ko na lang to. Mm-mm. Out of pressure, kumbaga. Out of, dahil mas gusto kong piliin ko ano yung gusto ko. That time? Oo. So, umalis ako. Tapos, I tried to make music on my own. Nag-work naman yun. Ox lang. Yeah, of course. A lot of songs also, but those are hits too. Those are hits. And I met a lot of great musicians also. Mas ibang, sa ibang side naman. Kasi ang daming talented dito sa hip-hop. Eh. Na-meet ko naman sila Kwe, sila Kiko, daming artists. Kiko Necesario. Necesario. Ang dami ko na-meet. Those are amazing musicians. Yeah, nung nagsistart pa si Ate Moira. I mean, kilala na si Ate Moy, pero parang Not this level. Pero yun nga, magkakasabay kami nung dati. Tapos na-meet ko sila lahat. Super talented people, mga artistic din talaga. Different side of the music. Ibang spectrum. Pero dun ko na-realize din na, dun ako na-challenge talaga. Dun ko nasabi na, uy, hindi pala siya basta-basta. Kasi akala ko nung naramdaman ko siya ng 2016, parang, kaya ko na lahat. Ito na yun. Okay. Achievement. Kasi alam ko, magaling ako eh. Parang ganun siya yung feeling. Parang dun ako nagkaroon ng parang, uy, hindi pala, ang daming magagaling, ang daming kailangang aralin, ang daming kailangang ganito. Hanggat sa yung aiming na yun na gusto mong, alam mo yun, tapos comparison na yung nangyayari sa'yo, hanggat sa doon ako bumagsak mentally. Out of nowhere, man. People are comparing you or you're comparing yourself? I was comparing myself. Oh, you're being too hard to yourself na. Oo, kasi andun pa rin nga yung ano eh, andun pa rin yung kuya, admit ko na hindi ko talaga masasabi. I love ko yung music, pero hindi ko siya ginagawa dati for the love of music. I wanted fame, man. Who doesn't want fame, bro? Okay. I wanted it. I really wanted that it. That was your purpose before. Oh, I really wanted it. Kumbaga, fame at the same time, yung music talaga yung gusto magdadala kong magdadala sa akin sa fame. Parang ganun. Oo. Kasi yun yung pinakamadali sa'yo. Gawin. Pero, it's natural to you. Mm-mm. And then? Parang I mean, I still, I, like,
wala din naman nawawala yung ano mo eh, yung especially sa gantong type of field of work. Kailangan mo talaga yung fame to, I mean not fame, pangit lang, ang masyado lang kasi ano eh. Yep. Kumbaga yung attention ng mga tao. Yun. Relevance. Relevance, ayun. Yeah. Yun yung best term. Yung relevance kasi, of course, kailangan mo siya para mag-succeed ka din sa gusto mong gawin with music and everything. Na and that's the public. best metrics to gauge yung success mo. Diba? Siyempre, yung relevance mo. Bilang public figure, bilang service, nagsiservice ka ng music. Entertainer. Entertainer, yun. So, parang yun talaga yung main purpose nun. Okay. Sa, sorry. Na-realize ko na oops na yung music talaga ang main focus dito. Kailangan mo siya yan. Na dun din siya pero binabalanse pa rin siya hanggang ngayon. Kasi yung time na ngayon nung nagbagsak ako mentally, sinabi ng doctor, diagnose ako, hindi ako nagbasta-basta. Okay, hanggang ngayon meron ba din. Pero tinatry ko hindi na i-admit kasi para sabi nila, i-admit mo, accept mo, pero moron kasi pag sinasabi mo sa utak mo, mas nararamdaman mo siya. But anyways, nalaya ko na. Na-diagnose ako anxiety disorder. Tanong ko, doktor, ano yun? Bakit to? Kasi biglang ako nagpalpitate na out of nowhere, nag-drive ako eh. Alam mo, sakit ako sa puso, ECG, lahat, wala, clear. Tapos, ayun. Healthy ka, pero meron kang ganun. Nagpapanik ka ta ka. Oo, gaganun ako, parang. Anxiety disorder yan, ganun. Bakit po, dok? Baka sa pressured ka, stress ka. Taon ka naman, 18 po. So, gulat ako. So, ano ba ito? May anxiety nga sa inaaral ko siya. So, doon ko na-realize na, doon siya lumalim ng lumalim. Yung bumaba yung confidence ko sa sarili ko. Mukha lang talaga. Na parang, kasi mayabang naman talaga ako since nung bata ako. Pero doon ako, binumble down talaga ako nung mental health. Feeling ko nilagay talaga siya sa buhay ko para may rason. Pero kailangan ko siyang bala. Yun dun, kaya nung unang pasok pa lang natin, yung sinasabi ko, balansin ko talaga buhay ko. Doon mo na-realize na never ending yung pedal ng buhay. Hindi, sir. Hindi ka pwedeng makampante talaga. Hindi lang makampante sa kung anong meron ka. Makampante sa mindset mo. Makampante sa mga tao na dapat ingatan mo talaga. Yung bagay na meron ka na kailangan mong trabahuan talaga para hindi mawala. Yun yung sinasabi ko na kailangan balance mo siyang balansin. Parang ganun. Kasi hindi ko na siya nababalansin. Parang music. Tapos at the same time parang kailangan gusto lang ko relevance talaga. Kailangan relevant ka. Tapos umabot naman sa point na sige na nga, wala na akong pake. Huwag na nga lang, labas na ako. Kailan na lang ako maglalabas ng kanta. Hanggat sa din ako naglalabas nun for a year siguro. Wow. Tapos dun mo rin naramdaman, na, oh shit. Uy, di na ako relevant. So, di ba, ang gulo. Oo. Tsaka journey din siya to make it very simple din. Journey siya ng isang batang musician talaga. Yung gulo-gulo pa. Langgang yung bata pa rin naman ako, pero imagine mo, ganun na yung mga iniisip ko nung 18 ko. Yung iba nag-aaral pa nun eh. Ako kuno, anong pinag-iisip ko nung 18 ko? Kasi nilagay ako dito sa lugar natin. Pinili ko to eh. Oo din. So, ayun, ganun siya ka. Ganun siya ka wild para sa akin. It's a roller coaster ride. Oo. And I think no, since you were siguro at 18, 17 years old. Mm. 17 up until now, 6 years no. I think sobrang ano nun, sobrang dami mong experience na magbibigay sa iyo ng conviction kung ano yun na yung mga tamang gagawin moving forward. Mm. 'Di ba? And you've experienced it all ng binata, di ba? Alam mo yon, parang thankful pa din kasi I'm seeing it now that you're a changed artist. Thank you, man. And it's si ano, hindi ako gusto ko itong ibasagin doon kasi right. Ngayon ko lang na-realize na changed artist, I'm an improving artist. Yeah. That's the right term, improving artist. Mm. Kasi it's a constant improvement really. It's sabi mo nga, parang bike pa rin. Continuous lang. Oh. Hindi ka talaga pwede maging kampante. Once na naging kampante ka, yun na yung start nung down. Oh. Di porket pagaling ka na magbike, hindi mo na babalansin yung bike pa din. Or di mo na hahawakan yung manubela na maayos. Kasi pwede ka pa rin masimplang talaga. Talaga. Pwede ka pa nga mamatay ka lang eh. Kumbaga, hindi ko sinasabi, kumbaga yun yung ano eh. Yeah.
yung reality ng reality, bawat kumbaga kung sa career naman, pwede mong ibagsak talaga. Pwede kang mabagsak talaga pag hindi mo na balance. Pag hindi mo na balance. Diba maraming nangyayaring ganun. Nawawala talaga. Sobrang tinigir ako ng anxiety ko para uy. Pero yun nga. Ang galing lang din for me, no, JRoa opening it up, no. Sa mga ganito, you're comfortable na to it. And then ang the good thing about it also is you acknowledge na as an artist and as a person, it's a continuous growth. Exactly, man. Talaga. Like, don't get me wrong. Alam ko sa sarili ko na magaling ako. Like, parang mayabang na pakinggan pero maraming mga artist na masasabi ko na hindi nila kaya yung ginagawa ko. Pero, marami ding mga artist na mas magaling sa akin. Yes. Kumbaga, kaya yun yung sinasabi ko na balance, na tinatry ko rin i-balance yung sarili ko para parang like, too much of everything is not good talaga naman. Kumbaga, ito, hypocritically speaking. Kasi may mga too much pa rin naman tayong ginagawa sa buhay. Yung babe and everything, inom, gano'n. Pero yun nga, too much of everything is bad. Na parang too much confidence can be bad and too much humbleness naman can be bad. Kaya yes. Tinatry ko siyang i-balance. Kasi pag naging humble ka naman, nawawalan ka din ng ano eh. Parang okay na ako dito. Okay na na nito. Wala ka na swag. Wala ka na chine-chase. Wala ka na rin ano. Oh, wala ka na rin apoy parang gano'n. Kasi okay na ako dito eh. Pero minsan, placebo lang kasi siya eh. Oo. Kasi kaya naman talaga eh. Oo. Balance. First gap pa lang nako pinag-usapan natin kagad yung ganun ka habang ano. Sorry. Habang definition ng back. Hindi. Sorry. That was the purest first gap of the podcast, no? And it's already a 30-minute solid conversation about the career and how to take care of what you have and how to take care of the people around you and how to take care of yourself. Marami pa kami mag-pag-uusapan. Kasama pa rin natin si JRoa dito sa paborito mong podcast, DOUGBROCK Radio. What is up, Cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa DOUGBROCK Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng DOUGBROCK TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mo mapanood. So paano? Balik na tayo sa podcast. What is up, Cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. Andito pa rin kayo sa DOUGBROCK Radio. We guys, back. Yes, kasama pa rin natin ang pinakamagaling magbalanse ng pagbabike. JRoa. Sa balanse ng bike. Doon pa rin tayo. Second part na to. Hindi. Shoutouts muna sa lahat ng nanonood, Cybergang, sa lahat ng, alam mo, ang kukulit. Akala ko sasabihin mo shoutout sa mga nagbabike siya ngayon na nakikinig habang nagbabike. Dapat isang headphones lang, ha? Oo, baka binubusinahan na kayo ng bombero sa likod, di nyo naririnig. Ingat kayo sa pagbabike. Pero yun nga, shoutout sa inyo, guys. And then, shoutouts din sa lahat ng nanonood ng live, sa live chat. Shoutout sa inyo. Salamat sa mga nagko-comment. Sana share nyo to. Subscribe kayo. Sa mga fans ni JRoa, maraming salamat sa inyo, man. Sobrang solid. Anyway, Sol. Punta natin. Si JRoa o si John, saan ba siya nag... O, Cebu. Nag-originate. Pero mas kilalanin ka namin ngayon. Gusto ko mas malaman yung roots talaga on... What's the first music na nabuo mong kantahin? Anong first na kinontes mo? First na win mo sa school? Things like that. That affirmed you as a musician. Kwentahan mo kami ng backstory. Balik tayo sa pagkabata. Ayun. Actually, sobrang ganda kasi. I love telling my childhood story, man. Kaya naglabas yung labas kong bagong kanta, Stream Now, Sige Pa Dayon. Sige Pa Dayon, ha? Biglang nag-prode. Pero yan, guys, yung nilabas ko ng birthday ko. It's a story about my young self dreaming about where I am now and telling if that was yung sinasabi nila, if you would meet yourself, your younger self, what would you tell? Yung mga ganun. So ganun ko ganun yung concept ng kanta na yun. Sige pa dayon, guys. Oh, sige pa dayon means tuloy lang. So yun yung kwento ay message ko para sa younger self ko. Tsaka sa present self ko na rin. Pero yun nga, I love telling my childhood story kasi dun talaga nag-spark lahat. I've always been a bida-bida na kid. Yun yung best term. Okay. Bida-bida na kid talaga. Okay. Ako yung umabot talaga ako dati sa sabi ng mama ko.
Di ba, ibang bata, pag marunong sumayaw o kumanta, pag pinakanta sa harap ng mga tao, parang umiiyak nga halos kasi ayaw nga eh. Mm, nahihiya. Oh, ako baligtad, umiiyak daw ako pag hindi ako pinapatungtong ng stage. Gusto mo mag-perform? Ganun daw ako kabida-bida. Umiiyak ako sa mama ko, na, may dance contest daw. Sabi ko, ma, gusto kong sumali dyan. Tapos, wala daw silang pera, bilhin na lang daw nila ako ng costume para lang daw makasali ako. Sumayaw ako ng ano ata, Bright Lights. Mm, Billy Crawford. Oo. Wow. I was like, I don't know, I was like 7 daw, 8, ganun. Wow. So ganun ako bida-bida talaga. So kaya ano, grade 1, grade 2, ganun. Sali ako ng mga Mr. Pogi. Talaga ko lang ano, pinagsali ako. Tapos hanggang sa 9 years old, na-discover ko si Bieber, na-discover ko si Frank Sinatra. Ang dami ko na-discover. YouTube na to. YouTube na to. Tapos nagulat yung lolo ko. Alala mo si Frank Sinatra, may narin. Kasi Charlie Green Days. Mm, kinakanta mo. Idol ko si Charlie Green. Tapos nagulat yung lolo ko. Doon niya ako tinarin. Lolo ko nag-train sa akin kumanta. Pero nanay ko singer. Ano to? Si lolo ay ng daddy ng papa ko. Okay. Pero father yung side. Mama ko naman, singer talaga siya. Okay. Kumakanta. Singing contest bata, nung bata. So nagulat sila nung, oh, marunong ka pala kumanta. Kala nila dancer kasi ako eh. So, sabi nila, marunong daw ako. So yun, inaral ko. Hanggang sa puro na mga old songs yung kinakanta ko. Yun yung sinali ko sa Pilipinas Got Talent. Okay. Anong year to? Ilang taong ka? I was 12 siguro. 12 ka nag-PGT. Turning 13. Ganun. Or 11 turning 12. Basta something ganun. Yun, sinali ko, nagmala Charlie Green ako doon. Mm-hmm. So mabot ako ng quarterfinals. Mm-hmm. So doon ko din na-realize. Kasi I was doing it for the sake, for fun. Kumbaga, dahil nga bida-bida ako kung ano-ano pinag-iisip ko nung bata. Kasi hindi talaga ako yung ma-video games to bata eh. Yan yung pinsan ko, alam ko yun. Siya naman nakakuha naman na shoutouts kay JRoa. Shoutouts, Josh. JRoa 2. Kasi okay. Si JRoa Josh din. Naman siya, no? Hindi, kumbaga siya naman yung nakakuha nung athletic, kumbaga side ng family namin. Okay. So, siya yung active sa sports. Oo, siya yung active sa sports. Ako di talaga nagbabasketball. Na-realize ko na hindi ako basketball player kasi sinamali kaming liga. Sa kabilang ring ako nag-shoot. So anyways. Okay. So anyways, yun nga. Tinayin ako ng lolo ko tapos yun ang ginamit kong piece. Doon ko na-realize na parang, marunong pala siguro talaga ako. Kasi, tsaka para pagtsagaan ako ni lolo. Oo, tsaka I was doing it for fun na hindi, mas naging na-validate ko sa sarili, sa younger self ko na, marunong ka talaga. Kasi, umabot ako ng Manila eh. Oo, parang, dati sinasabi lang ng mga tao, no? Nakatatlong years ako dun pa lang eh. Tapos, ano to? Tapos umabot ako Manila. Walang formal training, walang lessons? Wala. Hindi ka nag-ganon? Wala talaga. Center for pop, walang ganon? Wala. Gusto ko nga eh, wala akong voice lesson dati. Lolo ko lang. Hindi rin kami voice lesson. Pinuturo niya lang sa akin paano kantahin. Tapos Bieber talaga. Actually, 2011 pala sumali ako. Sumayaw din ako talentadong Pinoy. Mm-hmm. Tapos 2010. Tapos 2011, yun yung kumanta ako sa Pilipinas Got Talent. Mm-hmm. Hanggat sa contest pa rin. Tapos masulat-sulat. Ang sulat ko naman nag-start sa earlier. Siya yung una talaga. Kaya masasabi ko, first love ko talaga music. Mm-hmm. Kasi? Oo. Kumbaga, yung aiming to be someone na parang recognized, mm-hmm. to be someone na makilala sa music. Doon ko siya naging aim siguro nung 11 pataas. Pero 9, 10, music talaga eh. Kasi 9, natututo na ako mag-gitara nga dahil kay Bieber. Kasi idol ko nga, inagaya ko. Tapos, church, mama ko song leader sa church. So di ko alam kung paano ako nakasulat ng kanta nung 9 years old. Kaya ang weird niya sa akin. Sa totoo, ang weird niya sa akin. Pag nai-imagine ko. Songwriter ka talaga, no? Kasi yun yung una mong nagawang talent. Even before recording, nakapagsulat ka na. Hindi, dancer. Dancer nga talaga. Oh. Pero hindi. Dun, iba yung feeling nung una ko siyang nasulat. Nagawa. Kasi sobrang proud ko. Pero basic lang siya nasulat. Pero pinerform ko siya sa church namin. Yun kasi. Oo. Tapos nagustuhan siya ng lahat ng doon ko rin naramdaman. Siguro doon nag-start yun. Oo. Na parang, may validation ng ibang tao na talaga. Validation ng ibang tao. Pero before noon, it was just for making it. Kumbaga trying it na parang, na feeling ko din, kaya sasabi ko, na-gift talaga siya. Na binigay din sa akin. Kasi out of nowhere at 9 years old, paano ako makakasulat na kanta para din sa kay Lord na kung sino nagbigay din ko anong meron ako. Na ayun. That's a gift. It's a gift talaga, man. Na ayun, na for moving forward, contest dito, wala na yung focus ko sa music kasi gusto ko nga maging
sikat, gusto ko mag-artista. Mm-hmm. Kasi may alam ko na pag nanalo ka sa singing contest, magiging artista ka eh. Mm-hmm. Eventually. Mm-hmm. So yun talaga gusto ko. Bida-bida nga eh. So noong 2015, talo na naman. Anong sinalihan mo talent, nito? Ano, tawag ng tanghalan. Tawag yun na yung last. Okay, ito na yung last. 2015, tawag na, is in Showtime, no? Showtime, yeah. Mm-hmm. 2015, tawag ng tanghalan. Tapos sobrang weird kasi 2018, nag-judge ako sa tawag ng, hindi tawag ng tanghalan, nag-judge ako sa Showtime for that hip-hop contest na ginawa din nila. Oo. Sabi ko, ala, anong nangyayari? After 5 years, no? After 5 years. That's how the world turned. As long as you pursue your passion, no? Pero, sa totoo lang, kung magiging honest ako, ayaw ko kasi sabihin na parang, di, kasi ginawa ko talaga lahat ng best ko. Ginawa ko yung best ko, pero unconsciously ko talaga siya ginawa eh. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko. Yun yung pinaka-importante. Oo, gusto ko talaga siya. Kaya sobrang na-enjoy mo lang siya every part of it, no? Nawawala na lang, naramdaman ko na lang naman yung parang, medyo nababawasan yung enjoyment niya pag naging work, nung naging work na talaga siya. Tsaka, nung naging na-pressure ka na, tsaka comparison talaga, yun ang pinakailangan kong aralin. Kailangan pa rin nating aralin na bitawan. Kasi, ano siya eh, yung ano, ganito kasi yun eh, parang, may ano eh, meron akong naisip na dati na train of thoughts yan kung bakit magkakakonek-konek yan eh. Kasi, kumbaga, comparison okay leads to insecurity. Mm-hmm. And then insecurity leads to, of course, anxiety na parang ganun. Uh-oh. Or ungratefulness. Parang something ganun. Kasi so nagiging ungrateful ka kung anong meron ka kasi kinukumpare mo na yung sarili mo. You disrespect yourself dahil lang kine-question mo yung sarili mo, bakit siya ganito, bakit siya ito, bakit siya meron ito, bakit siya kaya niya ito. Nakakalimutan mo sabihin yung sa sarili mo, ipaalala sa sarili mo na kaya mo to. Uh-oh. Nagagawa mo na to. Mm-hmm. Ikaw rin to. Ganun siya. So it starts with comparison. So iwasan natin, i-compare mm-hmm. yung self natin guys sa ibang tao kasi we're all special in a different form and manner. Pero hypocritically ka pa rin siya sinasabi. Kasi hanggang ngayon eh, hindi mo siya mawawala. Pero kasi pag na-learn mo siya i-balance din yung confidence mo sa sarili mo, feeling ko ang sarap siguro sa pakaramdam talaga. I think it's okay to compare as long as you just get what is working to them and apply it to you. Mm-hmm. But if you compare it tapos i-belittle mo yung sarili mo or you compare other talent to your talent tapos sabihin mo na hindi ka, di ba? You damage yourself. Maraming chain yan. Kumbaga, recipe lang yan ng disaster. Oo, tama. Comparison na nagli-lead. Yun, actually, yun mismo. Tsaka yung ano mo, yun pala. Yung parang minsan din if you're aiming for like, it's not bad to aim for more, to aim for the highest peak of your course. Career. Pero parang, kung yun yung drive mo, depende rin eh. Kung yun yung drive mo, it would either make you or break you. Yeah. Kumbaga kasi, okay, kung drive mo yung mag-aim more, maging successful, okay talaga yun. Pero madalas, kumbaga, I'm not speaking for all, pero madalas na mga nag-aim ng sobrang taas, it's either may nababangga or may ginagawang hindi tama. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Pero may mga instances na pag sobrang nag-aim ka ng more, meron at meron kang magagawa na pwedeng mali. Alam mo yun. Yeah. Hindi ethical. Oo, pero hindi siya, di talaga siya para sa atin. Hindi lahat. Kasi marami talagang successful dahil mahal lang talaga yung nilang ginagawa nila tsaka ano talaga sila, goal na tama. Doon sa tama na goal. Kumbaga yun nga, disaster yan, yung aiming for more, tapos nagiging comparison. Kasi ba't siya ganyan? May ganito ako, naging insecure ka. Mm-hmm. Hanggat sa basta, ang dami ng pwedeng mangyari. Recipe yan. How do you find your balance whenever I'm finding it, bro. Ah, okay. You're still finding it? I'm finding it. Pero siguro mga little things, siguro masasabi ko na ngayon, when it comes to my music taste, okay, nababalance ko na siya. Okay. Yung music taste. Kumbaga, kasi dati parang, paglabas ko ng XB, parang sabi ko, okay, dito na lang ako sa parang
very ballad side of me, OPM side of me. Kasi sapat na to. Sapat na to kasi doon naman ako dati talaga nagsimula sa acoustic. Tapos nung alam ko sa sarili ko, in love pa rin ako sa art ng hip-hop. Yes. Sa art ng R&B. Mm-mm. Tapos na-realize ko, nung pagbalik ko ng XB 2020, nagpag-usapan na lang maya. Pero yun nga, pagbalik ko sa XB, doon ko nahanap yung balance ko sa love na di ko kailangan ng genre. Parang, di love mo for music. Hindi ko kailangan ng genre. Kasi ako, kung sa mga nakakilala talaga sa akin tsaka nakikinig na music ko, baka siguro nalilito na kayo, pero wala eh. Wala talaga akong genre eh. Pwede akong... And it's possible. Oo. Hindi ako magaling sa lahat ng yan, pero kahit pa paano kaya ko siyang gawin. May magaling ako sa when it comes to melodies and making songwriting siguro, pero... May mga tinatry ako talaga na parang mag-work pa to. Pero sige, alam mo yun, nagtatry ako ng medyo hip-hop, nagtatry ako ng medyo jazz, medyo R&B, medyo acoustic. So baga lahat ng pwede kong itry. Basta pagka pinakinggan mo siya, maganda sa pandinig mo. Regardless kung anong klaseng genre siya, anong type of music siya. Yun yung sinasabi ko na dun ko ngayon masasabi yung na-fine ko yung balance ko sa taste ko sa music kasi hindi ko kailangan i-box yung sarili ko dahil hindi ko kasi kumbaga kung dito ako kasi kaya ako nasasabing balance kasi it's either kung yun talaga yung gusto mo, acoustic ka talaga songwriter, acoustic ka na songwriter, dun ka magpo-focus kasi alam mo dun ka magaling. Kumbaga ako kasi na-alert ko yung acoustic, na in love din ako ay acoustic ballad or whatever. Tapos na in love din ako sa hip hop, yung of course yung kung paano magsulat ng magkakadikit-dikit na bars and magaan everything. Dahil ko love ko siya both eh. Hindi ko kailangan mamili sa kanila. Kailangan ko lang silang balansein. Tama. Sino ba nagsabing isa lang? Oo, sino ba nagsabi sa yung isa lang? Wala naman eh. Kumbaga, iniisip ko kasi lagi basis nila. Ano na pinagtatry nito? Eh wala, yun yung lumalabas sa akin, pagpipigilan ko sa that sarili. Makes you happy. Oh, it makes me happy, man. It makes me happy, especially when I'm experimenting on something that I haven't tried before. Like, imagine me from Ox lang, 2018, which is masasabi ko yun yung parang high stream na naramdaman ko din on my solo songs. Yes. Tapos, 2020 ba yung wow? Biglang nag-wow. Lo, ginagawa na ito. So, ganun siya. Parang it makes me happy. Uy, nagawa ko yun. Nang hindi ko naman, wala. Parang tinray ko lang siya. That's the process of you being an artist, no? Yeah. Na, gusto ko to, explore ko to. Gusto ko to, gawin ko to. And, I think that's so brave of you. Kasi laging pwede ka mag-stick dun sa kung ano yung gumagana eh. Pero pinipili mo pa rin gumawa ng bago na naman. Itaas na naman yung, alam mo yun, level of challenge. Oo, mismo. May ano yun eh, may satisfaction yun eh. Kapag nagkaano-ano. Mayroon talaga. Parang nakaka-ano yan guys, nakaka-motivate yan sa sarili if you're doing something and you challenge yourself to do better again and then better again. Or at least try new things na hindi mo masyadong ginawa lately. Kasi bagong challenge na naman yun. Tapos yung challenge na yun, yung trial na yun, pwede mo siya maging asset. Lessons. Lessons din at the same time. Kaya ko na pala, kaya ko mati. And then next time, kung kailangan ko siyang, baka may ma-improve pa to, or pwede ko palang gamitin to, alam mo yun. Magiging asset mo siya. May bago ka na namang skill. Oo, may bago ka na namang skill. At the end of the day, ikaw yung nag-grow. Mismo, yeah. Okay, balik tayo. So, 2015 last contest. Tapos fast forward 2018, nag-guest ka pa nga, nag-judge ka pa nga in the same program show, no? Different contest. Pero after that, 2016 nakilala mo na XB, napasok ka sa XB, may nangyari in that 2 years hanggang 2018 nag-solo ka. Punta tayo dun sa nung umalis ka ng XB. Ito naman yung solo journey mo. Ano mga pwede mong i-share? Na nung nandito ka na sa Ox lang, yung the process of it, all this. Kasi you had a lot of press releases, you had a lot of, you know, stints na talagang makikita mong solo na si JRoa, JRoa na, di ba? Naging ganon. What's your thought process during those times? Siguro, parang naramdaman ko, masasabi ko siguro, when I was nasa XB, doon ko naramdaman yung tawag ko dito, yung love ko for music. Yun ko naramdaman yun.
yung ano ko talaga sa kanya, nadodrone talaga ako sa kanya. Pero nung nag-solo ako, dun ko naman na appreciate yung beauty talaga ng music. Yung ano niya, yung kung paano siya ka, hindi lang siya on the surface. Every nuance is okay. Every nuance. Dun ako naging sobrang, sinasabi nga rin to ni Ryan na, ng fiancé ko na, nung nag-solo din ako, parang, umabot din sa point na parang, so, masasabi ko siguro naging nerd talaga ako. Pinasok mo yung panibagong mundo ng music. Pati yun yung sabi ko. Yun, isa pa yun sa nabalansi ko na. Kasi hanggang ngayon, nerd pa rin ako eh. Pero kailangan mo balancing. Kasi hindi lahat ng tao maiintindihan yung kanerduhan mo sa music na parang, kasi ito dito, technical na technical na. Sobrang technical. Binabali mo na yung notes. Nag-usap tayo kanina, diba kung ano na pinagsasabi ko. Si NJ tsaka si JRoa lang yung nagkakaintindihan kanina buti sa music nag-connect studio. Buti nag-connect kami kanina. Oo, syempre. Musicians connect. Pero yun nga, parang, ang dami ko. Doon ko na-appreciate talaga yung beauty ng music. So, nung una, love for music, yun yung pinerso mo. Nung nag-solo ka, those times, the beauty of it. Oo, yung appreciation sa kanya. Na parang, uy, kumbaga, may reason pala kung bakit kita mahal na mahal. Kaya pala. Kasi ang music, kaya kung sabi pati yan, gift siya, man. Ang weird niya talaga. Sobrang, wala, kung imagine mo, wala namang taong hindi nakikinig ng music. Eh. Yeah. Just, kahit walang hilig sa music, napapakinggan niya yung music, yung sound. And imagine yung feeling of making it and meron ka ding napaparamdam sa mga tao na emotion na memory na naparamdam din sa iyo nung may napakinggan ka. Gets mo? It connects everybody. Yes. So yung yes, doon ko na appreciate yung beauty, diba? Sabi ko, nerd ako. It's part of life. Oo, I mean, doon ko siya na appreciate na parang what? Parang ganun pala siya kaano. Tapos yung connection din ng makikita ka rin ng mga artist. Doon ko rin nakita talaga yung kasi masasabi ko talaga na hindi kasi ako dumaan sa underground music eh. Dumaan kasi konti zero ko eh. Oh, 2016 biglang nag-music kami after a year, sumikat kami. Mm-hmm. Kaya sabi ko na umakyat siya. Kumbaga naging sabihin mo natin na sa konti zero pero syempre contest is mainstream ang tinitingnan noon eh. So it's a different side of ano. Oh, it's a different spectrum also. Oh. Tapos biglang dito from a DIY type of group to just making it with the influence and without the help of anybody na may power, na may connect sa malalaking label or may connect sa malalaking network, you made it through the internet. Yun yung, kaya ang bilis. Yun yung ano, ako masasabi ko, ako talaga yung parang masasabi ko na nabigla. Kasi sila, nabigla rin ako for ko yung mga groupmates ko nabigla, pero sila lahat, dumaan yan sa ano eh. Rap contest, nagsusulat na ganito, babayad ka ng 50 pesos ata, 100 pesos para makapag-record ng ganun. Ako kasi dati, record-record ng bahay, tas contest na. Tsaka ano, basta ganun. Parang hindi ko naramdaman talaga yung struggle na ano. Nung nag-solo ako, para akong masasabi ko na parang kahit papano nag-restart ako. Kasi nakita ako yung ano eh. Ibang side man, ibang hindi man sa hip-hop underground. Pero alam ko din kung ano yung movement sa hip-hop underground. Mm. Grabe nga eh. Mm-mm. Pero yung underground, yung scene naman sa indie. Sa solo. Nag-solo ako dun ako naman sa indie side talaga ng OPM. Na parang, uy! Parang ang dami magagaling dito kahit hindi sila kilala. Andyan yan, sila Kiko, no? Oh. Pero sila ati Kiko. Ano pa eh, medyo... Side na sila eh. Side na, pero... Pero siyempre, yung parang yung mundo nila. Oo, yun yung mundo nila. Doon ko na-appreciate yung beauty. Kasi sila, parang alam mo yun, ganun nila ka-love yung music po, perform sila kahit iilan lang yung tao. Yes. Same performance level. Tapos at the same time, makikita mo rin yung mga... Magkano lang mo ba, kumbaga... Of course, no offense naman. Pero magkano lang ba nakuha mo? Kasi pero ginagawa mo siya for the love eh. You're happy. You sleep tight when you get home, no? Mm-hmm. After doing it. Mismo. Kumbaga yun, na same din nung kung sa hip-hop side naman yung mga kuya ko, simula naramdaman din nila yan na kahit walang binibigay sa kanila dati, magpo-perform sila sa gantong ano dahil mahal lang nila ginagawa nila. Ako din naman dati. Pero kumbaga yun nga dahil nag-change siya nung nabigla nga ako sa fame. Eh. Tapos na appreciate ko talaga yung beauty music, yung lalo yung beauty na music nung nag-solo ako kasi nakita ko talaga yung ano ng mga tao na wala eh, mahal, pag mahal mo talaga ginagawa mo, wala kang paki. Parang ganun.
Wala talaga pakipagmahal yung ginagawa mo kasi. As long as alam mong walang mali kang ginagawa. Kaya nga diba sinasabi nila, hindi ka papakainin ng passion-passion na yan. Hindi ka papakainin talaga ng passion. Pero, kailangan mo yung passion kailangan mo yung passion para mas gumaling ka dun sa ginagawa mo. Para yung ginagawa mo, Mapakain ka. Nagkataon lang na yung passion mo, kaya kang pakainin. Oo. Tas mahal mo pa siya. Oo. Kaya wala, doon na lang lahat. Make sense ba ako? Tama ba yung sinabi ko? Yeah. I mean, tama na pwede mong sagutin dun sa nagsasabi hindi ka mapapakain ng passion mo. Pero kung passionate ka, magre-reflect yun sa mga ginagawa mong trabaho kahit hindi yan art. Kahit, alimbawa, bigay ko example. Passion mo kumanta. Passion mo mag-rap. Sasabihan ka ng, ano ba mga typical? Girlfriend mo, kaibigan mo, family mo. Hindi ka mapapakain yan. Hindi yan maglalagay ng food in the table. Mm-mm. Yung rap na yan. Ang hirap makapunta dyan or whatever, no? Pero dahil passionate ka doon, you do that on the weekend. Mm-mm. Gawa ka ng music, nagsusulat ka sa trabaho, ikaw yung pinakamagaling sa trabaho, mm-mm, ikaw yung pinakamabait doon, lagi good yung mood mo, mm-mm, kasi nagsusulat ka ng music, kasi gusto mo yung ginagawa mo pag uwi, excited kang matapos yung nasulat mo kagabi, tas ire-record mo siya sa weekend, tas the following week, ipe-perform mo siya sa mga event, mm-mm, sa mga open mic, tas babalik ka ng Lunes ng trabaho mo, passionate ka pa rin, mm-mm, it can change your life. Exactly. At yun yung nagpuput ng food sa table. Exactly. Yung gasolina mo araw-araw para gawin yung pinakamagaling na sarili mo sa trabahong ginagawa mo. Kasi kung isipin mo, na-realize ko lang, lahat ng successful na tao, ewan ko, kung safe ba sabihin, hindi, piling ko safe sabihin na lahat ng successful na tao or may na-achieve sa buhay, passion ng gasolina na hindi man, hindi lahat umaamin, pero passion yan. For like, kahit ano, wari, masikat ka na chef, passion mo sa pagluluto. Bakit mo ginagalingan? O bakit mo kailangan galingan para may ma-impress ka, para ma-promote ka sa sa ginagawa mo? Mm-hmm. Kasi passionate ka sa ginagawa mo eh. Mm-hmm. Hindi mo man, hindi ibig sabihin hindi mo siya parang, paano ko ba siya masasabi? Basta parang may gigil eh. Mm-hmm. May gigil kasi sa'yo eh. Hindi, walang umabot sa point na mataas kung walang gigil. Yung gigil na yun, yun yung passion eh. Yeah, yeah. Passionate ka kasi, uy, kailangan galingan dito, kailangan ganito, kailangan ganyan. Ibibigay mo yung best mo, may nanonood o wala. Mm. Tapos gagawin mo siya, may kita ka o wala. Mm. Kasi may naniniwala ka na may mangyayari doon. Kasi nga, passionate ka to do it eh. Mm. Kaya may passion projects, di ba? Yun yun. Hindi ka naman talaga papakainin ng passion, kung isipin mo. Pero kailangan mo siya. Oo. Kailangan mo siya. Kailangan mo talaga siya. Kasi, kung sa music naman, hindi ka talaga papakainin ng passion kung feeling mo, ginagawa mo lang siya dahil, ginagawa mo siya dahil mahal mo talaga yung ginagawa mo. Mm. Pero, at the same time, yung passion mo, gamitin mo siya. Mm. Kailangan mo siya para gamitin mo siya, para mapakain ka niya. Isama mo rin siya sa business. Yung art, yung art side mo, sama mo rin yung business side of things. Okay. Babalance mo yun. Mm-hmm. Pupunta na naman sa balance, di ba? Nang passionate ka, tsaka ng business side of it, para... Kumbaga, meron namang iba na, sige, okay lang ako, tutugtog ako kasi mahal ko yung ginagawa ko. Pero habang tumutugtog ka, yun eh, love mo yun eh. Pero yung passion kasi gigil yun eh. Mm-hmm. Iba yung gigil sa, kumbaga, amo ko tama kung nagiging baliktad ba yung sinasabi ko kasi yung love tsaka passion, connected sila pero pwede sila magkaibang bagay. Yep. Mahal mo siya, mm-hmm, pero kung passionate ka dun, may gigil siya eh. May ano na parang, kailangan ko mas galingan para mas makuha ko. Nagme-make sense ba ako? Parang siguro kung gumagawa ka ng ramen. Love mong magluto ng ramen at magpakain ng 1,000 tao, 1,000 bowls of ramen. Mm. Versus, gumagawa ka ng ramen pero passionate ka, itaas naman. Meron kang purpose naman. Passionate ka, itaas yung kalidad na gusto mo yung ramen mo maging Michelin star rated ramen. Ayun. Yung constant ka naghahanap ng something rewarding. Hindi, ito basic. Basic. Iba yung feeling ng iba yung parang tawag dito. Iba ka magluto pag nagluluto ka lang para sa sarili mo tsaka pag magluluto ka sa ibang tao. Para may bisita, no? Oo, tama. Pag mahal mo yung ginagawa mo pero pag nagluluto ka parang okay lang. Pero pag may bisita, kailangan may plating. Kahit may kulang na recipe, pag para sa'yo lang, okay lang. Walang itlog. Sige, okay lang. Ako lang makakain eh.
Pero, yun yung love. Kasi, kailangan mo, feed mo lang sarili mo. Basta nag-enjoy ako magluto at pakainin yung sarili ko. Pero iba din yung, pag meron yung passion mo, yung mahal, ay, nag-enjoy ka din sarili mo. Pero may bisita kasi meron kang kailangan i-serve. Eh. Parang, realize na, ah, magaling ka talaga magluto. May so, presentation. May presentation pa. Parang siguro ganun siya. Na yung passion. Anyways, layo natin. Oh, bahala kayo kung anong sa sample namin na binigay, ano yung tama doon. Kung may sample kayo, i-comment nyo sa baba. Baka yun yung tamang sample. Pero it goes, it speaks about how raw this conversation is. And I really appreciate how honest JRoa is. And mapipick talaga natin yung brain niya on yung thought process niya. Kung pa, ang galing mong ano, tol. Ang galing mong mag-observe sa life. Kasi, pero hindi ako magaling pa mag-implement. Observe. I think naman that's the pero first step. Pero marami namang na-implement. That's hindi ko din inaano yung sarili ko. Kumbaga, basta yung paano ko pa masasabi na, yun nga, tama. Magaling ako mag-observe. Na-observant ako na ano, na pagkatao. Pero, darating yung implementation, tol, sa ano eh. I think in lahat yan may process eh. Mm-hmm. Hindi mo pwede implement yung sobrang lalaking bagay kung hindi mo pa na ma-master yung mga small ones, yung mga na nuances of the things that you wanna do. You have to do this muna. Prerequisite yung mga pangarap eh. Minsan bago ka makapag-concert sa Araneta, baka kailangan mo muna mag-music museum, mag-Kia Theater ka muna. Mm-hmm. Diba? Bago ka mag-Araneta, bago ka mag-Philippine Arena, hindi naman pwede dun ka agad eh. Sa first performance mo, dapat nga, baka mas maliit pa yung mga bar gigs muna. Diba? Or open mic muna, diba? You get to perform. Ikaw, Tol, I'd like to ask, mga, kwenta mo ako, during XB days, ito yung bilang bata na, not XB days today, the 2020 to 20 onwards, no? Yeah. The XB days nung 2016 to 2018, ito yung bata na nagigig, ito yung bata na, grabe yung fame, andyan yung kahit na anong klase ng, alam mo yun, ng tukso sa paligid, di ba? And your music is really something na, ano, ng kabataan. Alam mo yun, anthem, kumbaga. Ang sarap pa sa pakiramdam, pero weird, may weird pa rin sa totoo lang. Ito, first time ko sinabi ito, may weird pa rin talaga siya, pero ang sarap niya sa pakiramdam. Oh, kasi sa church, everyone there, pantay-pantay kayo, lumalaki ka, tapos dito biglang you're of something. Huy, papag-picture. Yung ganun yung feeling, that's why. Minsan mapapaano ka pa. May ganun siya pa rin sa akin. Pero kwento mo ako dun sa times na yun. Ano yung mga unforgettable experience, the most valuable for you? Can you share me about mga experiences with XB na, you know, na-changed also your perspective? Mas na naging valuable siya sa akin ngayon. Kasi, realization, saka medyo konting yabang din. Na parang, dati siksikan kami sa isang kotse, tapos ngayon tigi-isa na kaming kotse. Kanya-kanya na kayo magpo-pull up na ano. Parang kumbaga, lahat kami nagsimula lang din talaga sa nag-i-enjoy eh. Gets mo ba? Nagsimula lang kami lahat. Si Flo G, si Skasta. Lahat, kumbaga hindi naman ako mga, di ko nakita yung mga day one na struggle talaga nila. Mm-hmm. Kasi late na rin ako pumasok sa grupo eh. Mm-hmm. Pero nagkaroon ako ng window sa mga buhay naming lahat nung hindi pa to, ito yung nagpapakain talaga sa amin. Kaya mas na-appreciate ko siya ngayon. Parang ala, iba talaga siya. Na parang dati kasi gina-enjoy kami, may ini-aim naman talaga na okay, gusto namin makilala, pero parang more on ini-enjoy lang din talaga. Mm-hmm. Sa kanila ko din talaga na-appreciate yung struggle of being an artist. Sa kanila nagsimula yung ano ko doon, yung feeling ko para doon. Kasi nag-struggle ako bilang kontisero, pero bilang misikero, medyo masarap na nga yung pakiramdam noon kasi may tinitiran ako noon eh. Mm-hmm. Kumbaga may studio doon sa bahay. Pero lahat kasi kami doon, ini-enjoy namin at the same time, kahit magluluto si ganito, ganyan. Alam mo yun? Hati-hati na lang. Hati-hati, hiraman ng damit. Hindi ko alam kung papagalitan ba ako naman ako yung sinabi ko yun. Pero hindi, tinukwentuhan namin to. Pero yun yan, naghihiraman kami ng damit dati. Ganun. Tapos, hindi, I mean, that's the humble beginnings. Para presentable kayo, di ba? Oo. Alam na, pagkwentuhan na pala namin to. Naghihiraman ng damit. Tapos, unang sweldo namin dati, 1,000.
apat kami. Sino-sino kayo? Ibo. Si Casta, si Flo G, si Honjo, tas ako. Si Mark. 250 each. Hindi, 1,000 each. Ah, okay. 4K. Sarap na nun sa pakiramdam dati. 1,000. Oh. Ilang songs yung kinanta niya nun? 5-4 siguro. Ay, ganun. Sarap na nun. Ganun. Saan to? Sa South, sa Las Piñas. Las Piñas na yung mga gigs. Maraming ano talaga, no? Hip-hop events, mga rap contest, no? Mm-mm. Sobrang dami suyod ng ganun. Oh, doon ko rin talaga, kaya nga nasabi ko, mas doon ako na in love sa art din ng hip-hop. Yung underground scene. Yung underground scene din. Kumbaga, hindi ko pa nga nakita yung kabuuan talaga eh, pero dahil nasilip ko nung pumasok ako sa XB, parang, alo, iba rin pala talaga to. Kasi ako, mainstream na kilala ko eh. Sila Looney, sila Ron Henley, sila Abra. Ganun. Of course, Francis M. Andrew E. Lahat ng mga nakita ko rin nakilala nating rapper na mainstream. Pero yung sa loob, parang, uy, andun pala sila Abra doon. Sa ilalim. Andun pala. Andami. Magaling. Sobrang dami. Parang doon ko na-appreciate siya. Pero anyways, yung pinaka-memorable talaga sa akin, yung ano din, yung band talaga din. Yung start-up, kumbaga, na we were just a bunch of boys na young men na parang we were just making music and trying to make it also at the same time. Iba yung feeling talaga pag may kasama ka din talaga na abutin yung ano. Dreams. Abutin yung dreams mo. Kumbaga, ayun. How important is the team for you? After all that you've gone through, sa akin, how much na yan? I mean, I'm not saying that personal team or what, no, but team, a team as yung same kind of vision, di ba? Importante siya. Kumbaga, kailangan mo siya, yung pinag-usapan natin kanina, yun naman yung pampabalansi mo. Feeling ko kaya mo siya pampabalansi. Kasi pag ikaw lang yung nag-iisip, it's either feeling mo tama lahat ng ginagawa mo or mali yung ginagawa ko, di wag na lang ako gumawa. Alam mo yun, parang ganun. So, kailangan mo no, ng team na para same kayo, na magsasabi sa'yo na, uy, okay yan, or pwede mo palitan to, or pwede pa yung i-improve. Na at the same time, pag meron ka din mga maling ginagawa, may magsasabi talaga sa'yo. Kasi syempre, same kayo ng vision nito, same kayo ng startup din. So, alam nyo na sa isa't isa na kung ano yung strengths at weakness ng isa't isa. Na mas na-appreciate ko siya nung bumalik ako ng XB. Yun yung reason kung ba't ako bumalik. Yung sinasabi mo na kung gaano ka-importante yung team. Kasi ako, kung magiging open lang ako, kung anxiety ko kasi minsan ginagago ako eh. Nung bumalik ako sa XB, mayroon talagang thought sa akin. Tsaka pride din siguro, na thought sa akin na baka sabihin ng mga tao bumalik ako kasi malakas na yung XB. Kasi humina naman talaga ako eh. Mm-mm. Pero kasalanan ko kung ba't ako. Hindi mo sinundan yung ox lang eh. Oh, diba? After mo ngayon. Yun yung sinabi ko yung kwento natin kanina. Oh, sige, huwag na lang ako maglabas. Oh. Music lang naman. Kasi naging komportable ka doon. Mm. Naging ano, ang tawag dito? No? Kampante. Ayun, simple lang. Okay. Pero lessons ah. Parang ganun na. Pero ako, bumalik. Ako talaga ang kailangan. Sarili ko kailangan kong improve. Pero kailangan ko ng ibang tao para magbalance sa'yo. Alam mo kung na kailangan mo magbalance, pero kailangan mo ng mga pangbalance, which is, yun nga yung na-explain mo, team. Mm-mm. Pag ikaw lang talaga kasi. Tsaka ano yun nga, parang, nung bumating ako sa kanila, parang anxiety ko ginagago ko, baka sabihin ng mga tao. Actually, meron akong mga nakitang comments. Sa dami ng good comments na bumalik ako sa XB, isa lang yung nakita ko dun, na nag-iisang comment or iilang comments lang na, bumalik kasi to kasi malakas na yung XB. Yun ang napansin ko, hindi lahat ng good comments. Ito, nagiging open ako na sobra pa sa public dito sa side na to na hindi ko pa to sinasabi. Na parang yun nga. How did you take it? Hindi, kailangan ko siyang isipin. Kasi kumbaga, inisip ko na lang. Alam ko naman yung totoo na hindi ako bumalik para dun. Dahil malakas na sila. Kumbaga, parang random din kasi talaga nangyari kung ba't ako bumalik. Basta to make the long story short, bumalik talaga yung connection. Dahil din sa pandemic. Universe na rin yung nagbalik ng way, no? Parang pare-parehas na pinaproblema. Tapos meron ding ano, hanggat sa nag-meet kami ni Daryl ulit. Hanggat sa nag-meet ulit kami ni ano. Hanggat sa, yun na. Wow. Tapos, ayun, parang naging natural din siya. Tsaka iba talaga yung gasolina ko nung nakita ko sila na. Kumbaga, yung success sa kanyang mindset kung saan sila. Kung anong dagdala sila sa kanila.
kung saan sila ngayon individually. Actually, individually tsaka as a group din. Yun yung drive na hinahanap ko nung nag-solo ako. Yun yung hinahanap ko na drive. Kasi kumbaga, yun ang sinasabi ko na hindi na, mahal ko lang yung ginagawa. Yun ang sabi ko, yung difference ng love mo din tsaka yung passionate ka. Kumbaga, nung mga time nag-solo ako, love ko lang yung ginagawa ko eh. Yes. Pero ngayon, mas passionate na ako sa ginagawa ko kasi may gigil na siya eh. May ini-aim ka na eh. Kailangan mo na siyang galing, gigilan lalo eh kasi para mas ano ka. Na hanggang ngayon, inahanap ko pa rin yung balance na yun. At babalik at babalik kami, cycle lang naman lahat talaga para sa akin eh. Kasi patuloy-tuloy lang din eh, no? Magbabago yung quality ng problema, magbabago yung quality ng buhay, magbabago na rin yung quality ng need mong i-balance eh. May bago ka na namang mission, may bago ka na namang album, may bago ka na namang ipopromote, may bago ka na namang babalansin. Ayun, para kaya importante sa akin yung ano. Actually, hindi team eh. Kailangan mo ng ano, ang tawag dito. Pwede ko sabihin talaga yung term na brothers, pero kailangan mo talaga ng ano. People na would tell you the truth talaga. Okay. That will not sugarcoat things to you. That's gonna bullshit you when they say you're wrong. When they say, this is the better way of doing it. People who actually looks out to you, no? Kaya talaga matatawag ko na. Kasi ako, only son ako. So kaya, treat ko talaga sa kanila kapatid. Kasi iba rin, kaya doon ko rin na-realize na iba talaga yung meron kami. Kasi, ang dami ko rin na-meet eh. Napamahal din naman ako sa maraming tao. Pero iba talaga yung love ko para sa kanila. Mm-hmm. Mas na-appreciate ko nga eh. Natabunan lang talaga siya nung artist pride ko. Mm-hmm. That time. Ng insecurity, ng lahat ng ano. Kasi aminin ko meron talaga eh. Nung umano sila na parang, kaya nawalan ako ng gana siguro. Mm-hmm. Siguro doon ako bawal pala muna. Doon siguro ako inunun ng utak ko. Doon ako inalaban ng utak ko na The good thing about it is you acknowledge it. Alam mo na kung saan. At alam mo na kung ano iiwasan mo. Tao ka lang din talaga, no? Ganun, no? Kita talaga lahat, no? Lahat pwede talagang maka-feel. Alam mo kasi minsan, pag napapanood mo, napapakinggan mo, lalo sa mga peak, nung nagpipeak yung mga songs nyo, mo as a solo, tas ngayon, kausap kita, hindi mo may imagine na kung nakikinig ka lang, si idol to, ipapapicture ako. Alam mo, isa akong tao na taga gantong lugar sa Western Visayas, halimbawa. Pag nakita ko si JRoa, papapicture ako. Pero pag napanood na nila tong podcast na to, ang sinasabi ko, ngayon na nakausap kita, na-realize ko na ang daming bagay na nangyayari na hindi nyo nakikita. Talaga. End result lang. Surface nga lang talaga yung nakikita nyo. Tapos, pinipilit ng artist, bigyan ka ng pinakamagandang feeling through his art. Pero yung pinagdadaanan niya, minsan devastation. Marami, man. Kumbaga, ano kasi, yung artist kasi. Kumbaga, ano namin siya eh. Job namin siya. Pero yung ano namin dun is yung, kaya rin, paano ba masasabi? Kumbaga, yung nakikita nyo, plating lang yun. Kumbaga, ganun. Pero, iba yung natitikman nyo talaga. Kumbaga, ano. Iba yung struggle nung ginawa yung pagkain. So, ganun siguro din siya sa amin. Marami, men. Kumbaga, ako, ang dami ko ding realizations lately talaga na basta ang weird din kasi mas nare-realize ko sa sarili ko kung ano talaga yung mga kailangan kong i-prioritize. Yung mga kailangan mo. Ako ngayon, yung sanity ko talaga. Kumbaga, first day ko maging vulnerable din talaga sa public. Pero oras na rin talaga para maging vulnerable din sa harap ng mga tao. Kumbaga kasi, deep open naman ako. Oh, pero no. Hindi ako, ever since, yeah. Pero hindi naman ako ganun ka ngayon nagpapakita na vulnerable. Not this open. Kaya nga sabi ko sa kanina, ayoko din tingnan yung camera pero tumitingin ako yun. But why? Kasi, why? Parang kasi feeling ko kailangan kong ano, mas okay sa akin na masabi yung kung ano talaga yung... This is the phase na wherein you have to accept na you need to say this para mas makagaan? Oo. Tsaka at the same time, makita rin talaga ng tao na tao lang din naman kami. Talaga. Alam mo yun. Kumbaga, iba-iba lang talaga ng atake. Siguro ibang artist hindi nila ka... Hindi mo sila mabiblame kung ba't ayaw nila maging vulnerable. Of course. Pero para sa akin, mas feeling ko pwede kong
maaaring strength ko yung vulnerability ko na at the same time pwede ko rin siyang weakness. Wow. Thank you, JRoa. That's it, bro. Thank you, man. Thank you, man. Kumbaga, pero yun nga, parang tao lang din ako eh. Parang, ang para sa akin nga, parang weird pakinggan na tao lang din ako. Siyempre, tao lang talaga ako. Pero kumbaga, ang sinasabi ko, parang ang taas kasi na minsan ang expectations natin sa mga public figure, which is kasama yun sa ginagawa namin. Expected, hindi namin, hindi kami pwedeng magreklamo. Pero ito yung reality nun. Nagkakamali kami. Yes po ba? May behind the scenes. Nagsa-struggle kami, umiiyak din kami. Mukha, minsan lang siguro mukha kaming okay na okay. Mayabang, pamaga mayabang kami sa harap ng mga tao. Alam mo yun. Pero marami tayong demons. Lahat tayo meron. May dinesign tayong ganun. Marami tayong mga possibilities, mga tendencies na pwedeng gawin. Maraming mistakes na pwede mong gawin. Maraming challenges na umatakbo sa utak ng isang tao. Kumbaga sa amin talaga, it so happened lang na lahat naman ng public figure, musician, artist, or lahat, basta vlogger, influencer, may reason din yan. Lahat, gift siya eh. Gift din yan na makapag-reach out ka ng maraming tao. Pero kailangan mo gamitin ng tama. Kumbaga, para sa akin kasi, parang yung pagiging public figure, ang challenging niya, na-realize ko lang. Doon ko na-realize. Kasi nga, oy, fame nga yung aim ko nung unang nagsimula. Yun talaga, talaga yung drive eh. Pero na-realize ko ngayon na may ano siya, may something siya na kailangan mong pahalagahan din. Kumbaga, sa totoo, hindi, nasa point na ako na pwede kong sabihin na hindi na ako ewan ko, siguro, masasabi ko na hindi na ako siguro natatakot ko ano yung tatry ko pala. Ito yung term, sorry. Tatry ko. Gagawin ko yung best ko na isipin na wag na, wala na akong pakialam siguro kung anong tingin sa akin ng mga tao kasi at the end of the day, kailangan ko lang talaga i-deliver ko ano yung tama. Wow. Kumbaga, hindi mo kailangan, wala na akong pake kung anong tingin nila sa sarili kong buhay. Kasi, kailangan kong isipin na magmamatter is yung family ko, yung partner ko, yung mga taong naniniwala sa akin, yung mga kapatid ko sa XB. Sa loob yun eh. Kumbaga yung sa labas, kahit may mag-leak man dyan about sa personal life ko or mag-leak man about sa buhay ko na mga ginawa ko na mali or mga ginawa ko na decisions. Kumbaga, so be it. That's my personal life. But it doesn't mean na kung ano yung nilalabas ko sa music ko, sa craft ko. Mayroon siyang, may epekto siya. Kasi sa akin, ginagawa ko yan, nilalabas ko yung music ko kasi yun yung binigay na gift sa akin. At alam ko may purpose si Lord kung ba't niya binigay sa akin yung music. Yung gift na yun. Oo, yung tinginig ako. Yung gift na yun. Kasi, may nire-reach out eh. Gets mo ba? Ako ever since, kasi ako nasasabi, kasi ever since, even though na nag-enjoy ako ng different type of tema ng music. Pero ayun ko, di ko alam talaga, I've always been drawn to making inspirational music. Na minsan kailangan ko rin inspire yung sarili ko. Na pang ano siya eh. Pang ano ko rin siya pag pinapahinga ko yung makanta. Kung di ko alam, pag nag-i-inspire din, nagtatry din ako mag-inspire ng mga tao through writing music, nai-inspire ko rin yung sarili ko. Pero hindi ibig sabihin parang ang tawag dito, ang perfect ko na kasi, or ang ano ko, ang galing ko na sa buhay. Kasi tao lang din ako eh. Pwede ako gumawa ng mga kagaguhan eh. Sobrang happy lang talaga din ako kasi ang blessed ko kasi meron talaga mga tao na naniniwala sa akin, nagtsatsaga kahit sobrang nagkikinig ako. Sobrang nagtsatsaga kahit sobrang kaya nasasabi ko na wala na akong pake kung ano yung tingin ng ibang tao sa akin kasi ang importante sa akin ano yung dating sa inyo or kung ano yung epekto sa inyo ng music ko, hindi yung pagkatao ko. Kumbaga, kasali siya eh.
Kasali siya kasi ako nga yung nagde-deliver eh. Ako kumbaga ako yung chef eh. Mm-hmm. Ikaw yung nagluto. Pero mas importante sa akin, kumbaga kung yung chef ba tatuan, ibig sabihin hindi siya magaling magluto. Or yung kung yung chef ba, alam mo yun, kung yung chef ba na Pinoy nagluto ng Korean food, hindi ibig sabihin hindi siya magaling magluto ng Korean food, parang ganun. Yes. So mas importante sa akin kung ano yung magiging epekto, kung ano yung magiging dating sa inyo nung ginagawa ko na craft. Pero wala na akong... More than you, as the more chef. More than me, oo. Kahit happy ako pag nare-recognize nyo ako sa mga dinideliver ko. Pero kumbaga sa akin ngayon, mas... Actually, ngayon ko gustong mas i-appreciate, mas i-pahalagahan kung ano yung meron talaga ako sa loob nung likod, sa likod or sa loob nung sino ako bilang artist. O sino ako bilang tao. Kasi ito yung ano eh, sila yung mga tao, yung fiancé ko, yeah, yung pamilya ko, yung mga tao nakapaligid sa akin. Sila yung talagang nakakita ng ugliness sa likod nung, ang tawag dito. Napapanood namin, nakikita namin, napapakinggan namin. Na pwedeng umalis yan anytime dahil sa mga pwede kong gawin or mga ginagawa kong mali or pwede silang mawala sa akin. Kung yun ko na-realize eh, na wala na akong bakit kung anong tingin ng siguro ng public. Na actually, masasabi ko ngayon ko lang, literally ngayon ko lang na-realize. Sin literally. Wow. Na wala na akong pakiko ano yung tingin ng iba. I mean, hypocritically pa rin sasabihin kasi walang taong walang paki sa sasabihin ng iba. Yeah, naman, pero naman. As much as possible. That's the thought. Kung ano yung tingin nyo sa personal na life ko, kung ano yung tingin nyo sa mga gagawin ko sa buhay ko, wala akong magagawa dun. Hindi mo na mababago hindi yan. Hindi ko mababago yun. Buhay ko to, ugali ko to, tao lang din ako eh. Mm-hmm. Pero wag nyo isali dyan yung ginagawa ko. Kumbaga, kung appreciated mo yung music ko, appreciate mo yung music ko. Wag mo na, hindi man kita nindiktahan bilang tao or bilang consumer. Kaya nga sabi ko, wala akong magagawa. Wala akong... I totally get it. Oo. Pero ngayon, mas importante sa akin kung paano ko papahalagahan yung nasa loob. Yung core ko, kumbaga. Yung nakakakita ng ugliness. Yung nakakita ng flaws mo. Yung nakakaalam ng kung sino ka. Oo. Na patuloy na tumutulong sa'yo at patuloy na nag-guide sa'yo para mapunta ka dun sa balance na yun. Kasi may na-realize din ako last 2 days ago na control is an illusion, man. Expound. Control is an illusion kasi we are never in control. Parang you may be, for example, you're driving, may sinabi din to ng ano. Kasi pastor nagsabi nito eh. Mm-hmm. Wag, hindi ako nagiging parang godly. Ah. Pero ever since man, yun din talaga yung tinatry ko na ayusin sa buhay ko. Yung relationship ko din. Yung involvement din ng Diyos sa spiritual. Spiritual. Kasi minsan, feeling ko kinokontrol ko na rin talaga lahat. Hindi na ako humihingi ng tulong. Mm. Pero sobrang, yun yung sasabi ko na may mga nilalagay isang tao sa buhay ko na ano, na taga-balance, ba? Yeah. Siya pa rin yun. Pero anyways, ngayon, yung binasa ko script, ano siya eh? Pastor siya eh. Sabi niya, control is an illusion. Kasi, for example, pwede kang you're driving on the way to work, you're careful that you're driving, pero somebody who's not careful driving could hit you and it would end your life or would happen an accident na hindi mo yung kontrolado. Ang kontrolado mo yung sasakyan mo, pero hindi mo kontrolado yung iba. Mo, kumbaga kaya sa akin, control na illusion. Once na marirealize mo kasi na you're not in control, dun mo ma-appreciate na, ay dun ka magiging humble enough na ibigay sa kanya yung control talaga. Kumbaga hindi ko sinasabi in a way na, siyempre, kontrolado natin buwan natin, choice natin yan. Wala tayong control, pero meron tayong choice. Yes. Yes. Parang ganun. Yes. Meron tayong choice. Kung hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. Kung ano yung choice na pinipili mo, makasama man sa'yo mo, makabuti yun sa'yo, ikaw yun. Pero wala kang control either way kung ano mangyayari doon. Kung ano yung effect nun, nung choice na yun. Kaya sinasabi na, hayaan mo na mag-take control yung, kung sa iba, para sa iba, control yung universe. Para sa akin naman, gusto kong hayaan si Lord na mag-control talaga. Kasi sa kakakontrol ko sa sarili ko,
ano eh, hindi ko na nakokontrol. Nagiging out of control, no? Sa kakakontrol ko sa sarili ko, nagiging out of control ka. Nagiging out of control yung utak mo, nagiging out of control yung mga decisions mo sa buhay. Kasi, alam mo yun. You'll create expectations, you'll get disappointed, you'll do this, this will happen, you'll create this, this will happen. Ang basic nga lang humingi din ng control sa kanya. Na-realize ko lang. How do you do it? Sasabi ka lang. Hindi siya, hindi kasi yun totoo. Ay, kumbaga sa akin kasi, yung pag sinasabi mo, pag kinakausap mo siya, parang sasabihin mo na, walay, Lord, ikaw na bahala dito. Ikaw na mag-take control sa gagawin kong sa mga decisions or sa mga lalabas sa bibig ko para sa ang tawag dito sa meeting na to. For example, may meeting ka. Kung ano yung lalabas sa bibig mo? Nung tinanong mo siya nun, masasabi ko na, kinontrol niya na yun. It's either way, kung good yung lalabas na meeting mo, bad na meeting nun, ibig sabihin, yun yung control niya. Yun yung ano niya. Yun yung meant niya na mangyari. Kasi yun yung dapat na yun. Ginive up mo yun. Binigay mo sa kanya, no? You talk to him na you control this. This is your will. Saka isipin mo, mas magiging magaan sa'yo kung negative man yung... Kasi ikaw, syempre, gusto mo maging successful. For example, yung meeting mo. Uh-oh. Gusto mo maging successful yun. Pero ginive up mo sa kanya, bahala ka na. Pag ginive up mo sa kanya, kung hindi man naging good yun, hindi ka masakit siya, pwede kang ma-disappoint. Pero isipin mo, sige, alam ko ikaw nag-control nun. Not too personal. Oh, alam ko ikaw nag-control nun, baka may plano ka. Mas magaan siya eh. Mas magaan siya. Wow. Hanggang ngayon, do you still apply it? Sa totoo, ina-apply ko na siya. Wow. Kasi hindi ko siya ina-apply talaga. Dati. Ako, hindi ako nagiging religious ako. Kumbaga, ito yung ano ko eh. Ito yung... I respect that. Ito yung realization ko. Then I've grew up sa church. I started writing music through church. For Jesus. For him. Diba? Diba? Na parang sabi ko, binigay mo sa akin lahat to. At 8-9 years old. Binigay mo sa akin lahat to for a reason. And I know na it's for a big reason. Ano ba naman yung itrust kita? Kaya, para sa susunod na step na gagawin ko. Sa aside dun, yung sinabi ko kanina na kaya, kung ano mang mangyari na parang kung kahit ano man yung tingin ng ibang tao sa akin, mas importante sa akin na alam ko na alam ng mga tao na nasa paligid ko kung sino talaga ako. Kaya sila yung importante na alagaan ko yung tingin sa akin, yung ano sa akin. Tsaka at the same time, alam niya kung ano talaga yung tunay na ako, kung ano yung goal mo, kung ano yung ano mo sa buhay. Kasi alam naman niya, ano niya na eh. Kumbaga kung, sige, okay lang ba sa'yo? Kung medyo papasok lang go, ako ng konti. Kumbaga, masasabi, humano kasi kumbaga sa amin, sa teaching sa amin, bayad na tayo, binayaran niya na eh. Yes. Saved na tayo. Saved na eh. Binayaran niya namin. Kumbaga, kahit anong gawin mo, kasalanan, bayad niya na. Para kumbaga sa'yo na lang, o paano mo na lang din talaga siya i-honor dun sa ginawa niyang sacrifice. Yes. Which is, yes, giving him a part on in whatever you do. Kasi ako, nagsimula ako writing music for him. Tapos, siyempre, naging dependent ako sa skill ko, sa career ko. Bibo nga eh. Oo, bibo eh. Pero mayroon siyang part talaga na tinahanap ko pa rin, inaano ko siya. Kinu-call out ko lang siya or tumatawag lang ako sa kanya pag may mga problema na malala, ganun. Pag ano na, pag sobrang ano na, struggle na, tsaka mo lang maalala. Pero ngayon ko lang na parang gustong ay na-realize na kailangan ko na siyang i-implement palagi sa lifestyle ko hanggat sa tumanda ako. Kasi every time na kahit yung mga minsan ilang beses lang na nag-ask ako ng control sa kanya, sa mga gagawin ko, hindi lahat good, pero lahat naging better para sa akin. Tsaka para sa mga decisions na gagawin ko na parang ngayon, simula ngayon, kailangan ko na siyang i-involve sa lahat ng bagay. Kasi wala naman talagang siguro doon lahat eh. Ang lalim ko na, no? Pero ewan ko, nilalabas ko talaga. Tinatry ko nga isipin na walang camera eh. Para gusto ko lang, kumbagay kinakausap kita ngayon kung ano yung Alam mo yung iniisip ko ngayon? Naihina ako. Kasi mamaya. Alam mo yung iniisip ko ngayon? Naiisip ko yung mga pagkakataon ako yung pumilit mag-control sa sitwasyon at hindi ko nilagay sa kanya yung control. Kaya sobrang nasaktan ako nung hindi nag-workout yung mga bagay. Mm.
ako lang din mismo ngayon. Ang dami ko na ngayon kagad nakukuha eh. And you are really making sense. Am I? Yes. Am I? Marami pa kami pag-uusapan. Naiihi na rin ako. Kasama ko pa rin si JRoa. Nandito kayo sa paborito niyong podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Isa ka bang aspiring artist? Pero hindi mo alam kung paano at kung saan mo sisimulan ang karir mo? May good news ako sa'yo. Pwedeng-pwede ka na mag-upload ng mga kanta mo na mapapakinggan sa buong mundo at masistream sa lahat ng digital streaming platforms gamit ang pinakabagong TuneCore Unlimited Plan. For as low as $15, kaya mo nang mag-upload at kumita gamit ang music mo. Para magawa lahat ng yon, mag-sign up ka lang gamit yung link sa baba o kaya dumiretso ka na, tunecore.com. So paano? Kita-kits! What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. Kasama pa rin natin si JRoa, man. This is another Sunday habit that will give you realizations. I'm telling you guys, please pay attention to every topic kasi it is really moving. And it came from a lot of experiences and a lot of commitments of mistakes and wrongdoings and realizations, what to do next, how to make it better. Para sa mga aspiring musicians, sa mga artists, may it be, you know, graffiti artist, painter, sculptor, or kahit dancer ka. Mm. And you wanna be of something, of someone eventually. This is for you. Mm. Anyway, balik tayo JRoa. Yeah. So, brother, you were saying on the break, it was really life-changing, that control, no? Mm-hmm. And when you learned it, or at least now that you're applying it, yeah, it has a big realization. Oh, nga, no? Wala talaga, wala ka talagang control. Kailangan ipa-control, o kumbaga i-give up mo siya. Sa kung sino din nagbigay talaga sa atin ng lahat ng to. Kasi wala tayong control, may choice lang tayo eh. Which, dalawa lang din naman yun. Mm-hmm. Good and bad. Mm-hmm. So, ikaw yun. Pero wala kang control kung anong mangyayari dun. Sa good na choice mo, wala kang control dun. Sa bad na choice mo, wala kang control dun. Ito anong mangyayari dun. Okay. Bali muna tayo. Punta tayo dito. How was the music scene in Cebu? Oh, yeah, that's a good question, man. Cebu is, you know, Cebu is one of the biggest and the busiest cities in the Philippines. Yes. Kumbaga, yan ang sentro. Cebu is the center. Yan ang Metro Manila ng Visayas region. Yes. You coming from Cebu, we have a lot of big artists coming from Cebu, mm-hmm, like Morissette, mm-hmm, you know, yung mga nauna pa, sila, yeah, Sherin Regis. We, yeah, have this belters, we have this big musicians, world-class, mm-hmm, talents. Looney, man. Looney is from Cebu, of course. Hip-hop pa lang yan, di ba? Mm-hmm. Which is, respeto, nasa Netflix, March 3. Check out, yeah, yan. Sobrang nakaka-proud. And then, lately, ito. Oh. Sabak Daddy. Oh, Cookies, man. Changed the landscape, man, of the music, no? Shoutouts to Cookies. Bye. Shoutouts to Job. Kung hindi nyo pa napapanood, may podcast episode din kami. Sobrang solid na tao nun. Mm. But yeah, ikaw bilang Cebuano, tell me more about Cebu and its music. Actually, man, parang masasabi ko din na medyo ano, meron din akong parang konting guilt kasi, okay, parang from I started kasi talaga sa music career ko Manila na eh. Okay. Kasi mag-start lang ako sa Contisero nga, 'di ba, nung nasa Cebu ako. Pero parang sa akin, ang sila, marami ako influences when it comes to songwriting, mm, sa Cebu, sila Kurt Vick, sa Vispop naman 'to. Mm. Kurt Vick, Visayas Pop. Yeah, Vispop, Missing Filimon, Jerica. Shoutouts to you guys. Yeah, shout to you guys. Shout sa Vispop. Sobrang solid talaga dun, man. Parang, ngayon naman, mas na-appreciate ko talaga din. Kasi, yan, andyan si Job, and si Cookies. Maraming artist din. Range. Oo. Shoutouts to Range 999. Yeah. So, ayun. Maraming, sa hip-hop pa lang yun, man. Sila JK. Just Raw. Look at their music, diba? Solid. They're doing it really, really good. And syempre, not just in, but say, Cebu muna. Yun. Yung mga artist na mininame natin, solid. Pero yun ngayon, realize ko na, dati kinalakihan ko lang siya eh. Tapos, mm-hmm, sobrang happy. Kasi nung una, parang may guilt ako na, ano ba, ano kasi hindi ko masyadong, kaya, starting 2020,
last 2022 lang, nag-release ako ng Bisaya, which is matagal ko na talaga din gustong gawin. Pero parang ang dami ko rin mga sulat na Bisaya na hindi ko natatapos, ganun. Pero yun, naglabas ako ng, actually, dalawa na ang original ko na Bisaya. And ito nang Sige Padayan naman, it's not Bisaya, pero the title is Bisaya. Yeah. Pero I'm planning on making more Bisaya songs then soon. Pero parang sa akin din, kasi mas na-appreciate ko din kasi, aside sa parang lumalaki sa, honestly, traction-wise, yes. Kaya din ako na-excite na gawin siya kasi mas appreciated din talaga yung different. Kasi yung Vespop itself, ang ganda niya na eh. Mm-hmm. Tapos nag-iba pa yung, may bago pang sound na dadagdag din sa Bisaya music na ginagawa ng mga artists ngayon. Sabi ko, okay. So kaya din ako na-excite kasi iba na rin yung taste ng mga Bisaya when it comes to listening to Bisaya music. Yes. So aside from traction, iba rin kasi yung gigil na ang dami na rin artist talaga sa Cebu na magagaling at sobrang creative nila mag-promote ng sarili nila, creative nila mag... At saka, sinabi ko nga to, like, I love all, parang kay Cookies, kaya si kay Job, sobrang proud ko sa kanya. Kasi parang, sa lahat din ng, ang daming talented na artist talaga sa Cebu. Like, I'm super, super proud to say na I'm Cebuano, I'm an artist from Cebu also. Pero parang si Job, parang isa din siya sa nag-break talaga ng norms. Kasi, pag tinignan mo yung hip-hop playlist, Pinoy hip-hop playlist sa Spotify, may nag-iisang Bisaya doon. Siya lang. Pinakamalaking hip-hop playlist sa Spotify na may 800 plus thousand followers. Oo. Siya lang yung Bisaya music doon. And na kahit hindi naiintindihan ng iba, alam nila. Tapos nasa top chart, wala sa kulelat level. Kaya, nidiri. Sawak natin. Pero yun nga, anyways, parang sa akin, sobrang ganda kasi meron silang may way din. Kasi kumbaga ako, kung hindi ko siya nagawa, kasi hindi ko pwedeng sabihin na parang, proud ako to be Cebuano, pero hindi ko masasabi na parang ako yung isa sa mga magdadala ng mga Cebu. Alam mo yun, kasi Manila ka nag-evolve. Manila ako nag-evolve. Pero si Job, siya yung parang pwedeng, hindi nga pwede. Siya talaga yung gumawa na pwede makilala ang Bisaya music all around the Philippines, kahit ano. Worldwide pa. O worldwide pa, kahit sabihin na natin. Knowing his story na he came from Atlanta, pero Bisaya music yung ginagawa niya, kahit nasa Amerika siya. That speaks about how much he wants the Bisaya music to be known. Exactly. So, ikaw, growing up, how was that influences of the artists around you or the artists sa mga... Paano yun? Paano naman yung art side mo? Sa akin naman talaga, parang mas naano talaga ako kasi nung nagsistart nga ako magsulat-sulat din tsaka nag-look up sa mga Visayan artists. Mm-hmm. Dun din ako mas lalong nai-interest na... Actually, nung nakikinig ako sa kanila, dun ako mas nagka-interest sa songwriting. Na parang ang sarap pala nito, alam mo yun. Parang kung ano yung pinapa-feel niya sa iyo, kung ano yung pinapa-feel niya sa mga tao. Kasi yun talaga, mas kumbaga kung dumidikit sa akin, nagko-connect sa akin yung mga OPM, yung English, mas magko-connect sa akin yung mother tongue ko, kumbaga first yung language first really. Language ko kumbaga. Oh. So mas magko-connect sa akin yun, iba yung pakiramdam niya pag naririnig ko siya. So kaya pag sinusulat, nagsusulat din ako Bisaya dati sa gitara. Parang alam mo yun, sila yung ini-imagine ko na, paano kaya magsulat si Kurt? Paano kaya magsulat si ganito? Ganyan. Alam mo yun, ganito ako mag-isip. Yun yung influences noon. Yun influences ko. So, yun, parang, nung sobrang happy ko kasi, di nga naniniwala minsan si Kurt. Kasi si Kurt, check out nyo rin yan, yung artist na yan, guys. Sobrang galing yan. Kurt Fig. I don't know if you know Hahasula. Nung pumasok din actually yun, kumbaga, sa Spotify era kasi, si Joey masasabi ko, pero radio era, ang Hahasula pumasok sa Manila, pumasok sa Luzon. Okay. Tinugtog siya ng mga radio. Nag-radio play siya. Nang Bisaya siya. Okay. Alam siya ng ibang mga Bisaya speaking ng mga tao. Siya naman yung nag-break ng norms ng when it comes to radio. Before. So, before. So parang, sobrang happy ako kasi nung nag-meet kami, nag-perform kami together sa Cebu nung umuwi ako. 1 month ako nag-stay, nung sinulog. This was in Central? Sa Central ba ka nag-perform? O sa ibang, hindi, sa iba, event, sa ibang event. Pero yun nga, nung nakita ko rin, nung inikot ko rin talaga yung circle, sabi ko, si Kurt kasi sabihan ko, pinapahinggan lang din kita dati. Pero sobrang ano niya nga, parang siguro nahiya din siguro si Kurt. Pero totoo, yan sinasabi ko talaga sa kanya, na ikaw talaga pinapahinggan ko dati, tol. Humble lang din. Oo, galing yun si Kurt. Kasi yun nga, parang yung feeling ko na
iba talaga din yung ginagawa talaga ng music. Tsaka yung Bisaya music, it's a different world, man. And they have their own scene there. May sariling scene kami doon. Wala silang pakialam kung wala sila sa Maynila. Uh-huh. May sarili sila. We're in Cebu. kaya nga ako, paano masasabi ko, nagtatry ako ulit na, kung baga nag-a-apply ako, happy naman ako na ina-accept nila ako bilang, okay, Bisaya. Kasi Bisaya talaga ako, hindi ako nag-ano. Kung baga, parang hindi ako yung slang mag-Bisaya. Saya, sinibisaya, dito ko yung kami ng ano ko, ng kapinsan ko. Kaya parang sa akin, may ano siya, may sense na kailangan kong mag-ano sa music, sa mga musicians dito sa community nito. It's not just because of like connecting it to, of course, for the network, hindi lang din doon. Yeah. But yeah, it's part of it. Pero more on parang makita lang, gusto ko maramdaman din talaga yung ang tawag dito. Yung beauty nung connection sa, kasi hindi ko pa siya ma-appreciate nun kung dati ko siya na, kasi bata pa ako tsaka iba yung goal ko eh. Mm-hmm. Pero ngayon na nababalanse ko na yung goal ko sa pag-aim ng kung paano masi-sell out, paano mo isi-sell yung music mo na at the same time paano na ginagawa mo pa rin sa for the sake of the love for music. Mm-hmm, mm-hmm. And gusto ko kaya yung binabalanse ko, kaya happy ako na nakikita ko na yung connection ko, ay kumbaga yung connection naming mga Bisaya artists. Mm-hmm. Na parang for love namin yung Bisaya music talaga. Malove nila yung Bisaya music, pero at the same time, kung paano nila ibibenta, nagmamatter talaga siya. Kaya gusto ko mag-learn sa kanila pa din. Kasi hindi rin madali. Kaya nga, hindi ko din binabas, hindi ko masasabi na dahil Bisaya ako, mabilis sa akin gumawa ng Bisaya. Mm. Mabilis sa akin magsulat. Pero para sa akin, kailangan ko siyang galingan talaga. Kumbaga yun nga, kumbaga may ilalearn pa rin ako from the people who did it way, who did it first, kumbaga, nauna sa akin gawin yan. Kasi kaya ngayon lang ako naglabas ng Bisaya eh. Oo, Bisaya ako, nagsusulat ako dati, pero ngayon lang ako susulat ng Bisaya. So kailangan ko pa rin obserbahan, aralin kung paano nila ginawa. Kung paano nila niluto yung putahe nila. And I'm happy na I'm learning it from the people I also look up to when I first started listening and appreciating Bisaya music. If you can describe what this, di ba you performed in Cebu last day, festival. Yeah. Can you describe what's the feeling when you're there and how's the scene already in Cebu? Para sa mga hindi nakakaalam. Wild. Para sa akin, wild. Kasi aside from yung scene din. This last sinulog, yeah? Oh, wow. Yung Cebu itself, man, ang daming pinagbago talaga para sa akin. Kasi paminsan, first time ko umuwi ng isang, nag-stay doon ng isang buwan sa tagal kong umuwi-uwi. Kasi uwi ako isang linggo, dalawang linggo. Ganun. Mm. Pero yun. Isang buwan. Ayaw pa nga umuwi dito kasi may mga work eh. Pero parang yung time na yun, doon ko talaga nakita na iba na rin yung appreciation, iba na yung taste ng mga tao when it comes to music. Yung also sa mga nakukonsume nila sa social media, ganun. Tsaka ano siya, mas open na talaga yung mga tao nga when it comes to appreciating. Kasi for example, parang hindi ko masasabi na may mag-appreciate ng music na ginagawa ngayon nila Cookies, tsaka nila Range. Mm-hmm. Way back 2011. Yeah, no. Kahit naman dito eh. Now is the perfect time. Now is the perfect time. Kumbaga, it's iba yung... The people are ready. Oh, iba rin talaga yung music na ginagawa nila. Na-appreciate ko yung ginagawa nila na sound na ano, magkakaiba sila ng ano yun, ng sound lahat dun eh. And the way they present themselves as Bisaya. Exactly. Na, saya me. Yeah. Ito kami, mga Bisaya kami. Tsaka, isa din sa reason kung bakit sobrang happy ako kasi hindi ko naman nilalakad pero marami kasing ano eh, hindi, ewan ko, pwede, gusto ko rin talaga siyang sabihin kasi go. At least ano, kasi hindi ko naman siya nilalahat ng mga non-Bisaya-speaking na tao, pero meron siya talagang sense of discrimination na mararamdaman namin eh. Or siguro dahil ano, defense mechanism, or pero hindi. May times talaga na, ako sobrang, siguro kasi nga nagdito ako nag-evolve eh. So hindi ko siya talaga ganun kanaramdaman, pero ramdam ko siya para sa ibang tao. For the non-Bisaya-speaking, there's still like a barrier or that separates them na parang they're on the lower end of Filipinos. Oo. Something like that. Oo. That's your point, right? Oo, pero, which is wala naman talaga. Wala. And if you know your
I mean, if you know how rich people from Bisaya are, like the biggest billionaires in the Philippines. It's not just the money, man. No, it's the talent too, bro. Yeah, oh, di ba? Pero I mean, kasi dun nang gagaling yun eh, porkit galing pro, di ba? Tas guys, let's yun din. Siguro parte rin yun na hindi nyo kontrolado. Yung mga buhay ng ibang tao, hindi ibig sabihin na nagre-represent sila ng isang lingwahe o ng isang dialekto, eh nagre-represent sila ng kung anong stereotype yung meron sa utak ninyo. Because there's a lot of gems in terms of business, of talent, and of culture. Mismo. Iba yung culture. Yung culture talaga. Food. Tsaka yung pagkain. Yun yung kakain ka pre, kakainin mo yun. Ihiwain ng blade yun, no? Tapos bubuksa mo, doon mo kakainin yung sinaing man sa puso. Sa ano ng saging. Is it? Yung fiancé ko nga, bigla na lang yan nagkikrave ng ano yun, mga Cebuano food. Sige, paano natin bibilin yun? Road trip sa Karkar, no? Ang daming chicharon. Tapos Cebu na ano, yung the bilog. Sarap. What's sarap that? Talaga. Yung bilog na ang gusto ko talaga sa amin. Man, doon, kumbaga, diba, tipid talaga yung mga Pinoy kumain. Hindi mahal, oh. Eh, diba? Pero sa amin talaga, kung may tipid sa inyo, kumbaga, diba, may Canto fried chicken, tapos may dala ka lunchbox na kanin, bili ka nun, magkano, busog ka na. Sa amin, ang puso, rice yun, guys. Limang piso, 10 piso, bili ka ng kahit anong street food na meron. Yung may kwek-kwekan, pwedeng may puso yun. Yung siomay na nasa street, pwedeng may puso yun. KFC, pungko-pungko. Siguro sa halagang 50 pesos, busog ka na. Maraming ng klase ng pagkain, no? 30 nga, baka nga busog ka na, eh, no? Mga 30 just na mga ganun. Barbecue, tas may barbecue ka, may puso ka ng hawak kanin. Mo lang. Oh. Hawak mo lang, tas kanin mo doon, wala. Paka-plastic ka lang. Yun din na namimiss ko doon, ay dito na parang, kasi may ano siya, maghahanap ako bigla ng mga Cebuano food. Mahal na mahal ko talaga yung culture. Kaya nung nakaraan, first time ko din na, kaya ako nasulat yung Sige Pa Dayon. Okay. Kasi dun ko na-realize na nag-enjoy lang talaga ako dati. Nag-enjoy naman ako ngayon, hanggang ngayon. Mahal, kasi nga, mahal yung ginagawa ko. Pero dahil nga work na siya, may pressure, may lahat na ng pwedeng involved. You're an adult na. Yeah. Diba, you're providing na. Yeah. Diba, you're buying your own food, you're paying your own bills, house, your own bills, everything. May responsibilities na, kumbaga. Oh. Kumbaga, nung na-realize ko nga dun sa Cebu, kaya kung baka, kung hindi mo pa siya napapanood, makikita mo din dun na. Kaya nung birthday question nila, Bas, kasi narinig kong 1 month ako doon. Sabi ko, nakita ko yung mga dati kong pinupuntahan, yung mga dati kong dinadaanan lang, yung mga tropa, classmates ko dati. Narealize ko na parang dito ako nag-start talaga eh. Kumbaga dito nagsimula lahat. Kaya love na mas na appreciate ko talaga yung pinagmulan ko. Kasi, it humbled you, no? Oo, it humbled me, man. Kumbaga dito lang ako dinala ni Lord, dito ako dinala ng music. Sa Manila for a reason, for a purpose din. And I met a lot of good people here. Pero ako, iba talaga yung... Ano, minsan nagsasabi nga ako na parang gusto ko mag-stay sa Cebu ng isang taon. Pero syempre, hindi naman pwede yan kasi dito yung work ko eh. Uh-oh. Pero parang may ganun siya sa akin na... Kung pwede lang, no? Comfort, ano talaga, home talaga siya para sa akin. Home talaga siya. Tsaka kaya parang every time nandun ako na mas na-appreciate ko yung music, yung pagkain. Both your parents are in Cebu? No, my parents are here. Pero okay. ang tatay ko talaga, ang Cebuano, yung nanay ko, taga Marikina. Okay. So, okay. Parang ganun nangyari. Kaya meron din ako mga relatives na dito sa Manila. Nandito sa Manila. Pero Cebu talaga, is home. Doon ako pinanganak talaga. Oh, born and raised, no? Born and raised. Doon talaga ako na ano sa lahat ng bagay. How often are you, ano, simula nung nagpunta ka dito sa Manila, gaano ka kadalas pumupunta ng Cebu? Madalang. Siguro mga, ilang beses, ngayon magti 2 years pa lang. Kasi ito, pinsan ko, makasama ko din dito. He's from Cebu also. Ever since? Two years. Okay. 2 years pa lang ka, Diyos, no? Pero ano yun? During the pandemic kasi yun. Kaya matagal. Oo, pero hindi. Before pandemic, siguro ilang beses. Ha? Ah, 1 year pala. Pero nung mga umuwi ako sa atin, mga tigi ilang beses lang. Once a year lang. Once a year? Siguro. Ah. Four times? Madami na yun. Ah, kasi may gigs. So hindi, wala pa masyadong gigs. Since 4 times, pero isang linggo, 4 na araw, mga ganun lang. Ah, mga kasi kukontest dito, mga ganun. 2 linggo. Pero ito, 1 month first time talaga. Sa ganito tas na rin. Tapos kulang pa.
Oo, tsaka sa gantong ano na rin, sa gantong business level ko na rin, tsaka sa business, na parang siyempre may sense of escape siya na okay, pahinga muna ako isang buwan dito, ganun. So at the same time, may work pa rin naman ako doon nung time na yun. Pero hindi ko siya naramdaman na work kasi nag-i-enjoy din ako eh. Catch up dito, catch up dyan, family time, ganun. Gala doon, gala dyan. And the beauty of Inom. Cebu. The beauty of Cebu, no? I mean, ikutin mo lang yung talagang punta ka Oslo, biyahe ka ulit, canyoneering, no? So, anong dami pwede gawin doon? Pero totoo yun. Kasi pag sinasabi doon sa parang mayroong meme or quotes yun eh, na ang swerte daw ng mga ano. Kasi 30 minutes from the city, bundok, parang Antipolo. Mm-hmm. 30 minutes or 10:30 an hour, dagat, Batangas vibes na yun. Mm-hmm. So, pero 3 hours, yun yung Oslo, malayo. Pero yung 3 hours dito, para matraffic ka lang siya. Oh, galing yun. Quezon City to Makati lang yun eh. O kaya airport. Oo, ganun lang. Para sa amin, lapit talaga. Sobrang minsan lapit. Nyo, ano lang to, one hour and a half lang, nasa bowl ka na. Dumagete ka na. Tapos diba? Madaling araw, ang dami pa rin talagang bukas na masasarap na pagkain. Oo, no? Yun talaga dito yung meron sa Cebu, no? Pares, ganun. Or mag may nahanap kang samgyu, ganun. Pero yung ano, Pares, actually Pares nga lang yung maiisip ko. Meron sa mga Malati side siguro, no? Ay, Malati, I mean sa Makati side. Makati, Manila. Pero hindi iba yung Cebu. Kahit alas dos na madaling araw, may pungko-pungko. Oo, no? Meron doon. Baka may barbecue pa nga ng alas dos na madaling araw, eh. Ganun nga nga doon. Kaya, Cebuanas love food, no? Amen. Okay. Anyways, yun. Shoutouts to all Cebuano artists. Shoutouts to the cyber gang listening dito. Mga taga Cebu, shoutout sa inyo. Sana makapag-event tayo dyan. Let's move forward. How can you describe naman, JRoa, the music scene now in Metro Manila and in the Philippines in general, especially in a genre na you're part of, and I think you've built a lot of cred into, which is hip-hop. Anong masasabi mo sa, in general, overall, anong, what is this era of 2023 for music? Pero say, ano, before that, disclaimer, parang, I didn't mean disclaimer, I mean, sobrang happy ko talaga, man. Ano ba sinabi ko, di ba nung kanina, may sinabi ko, na, di naman talaga ako hip-hop. Yeah. Pero ngayon na, accept ko na kasi, sinasabi din nila, na parang, part talaga ako ng hip-hop. So, sobrang grateful. I mean, hindi ngayon ko lang sasabi ito na sobrang grateful ako na nasasabi ako na part talaga ako ng hip-hop. Tsaka, alam ko na ano, parang nasa dugo ko rin talaga siya. Kasi hindi naman, ang hip-hop, malaking mundo siya eh. Yeah. Na maging naman sinasabi. Hindi lang siya rap. Hindi lang talaga siya rap. Kaya happy din ako kasi, of course, meron din ako mga kuya talaga na nag-guide sa akin when it comes to, of course, how to make, to do it better when it comes to hip-hop music. A lot of people din outside XB. Nagtuturo sa akin. So, ayun, gusto magpasalamat doon kasi nare-recognize ako bilang hip-hop artist and Pinoy artist also at the same time. So, yun nga, parang in general siguro, paano ko madidescribe? Ganun ba yung question? Oh, anong tingin mo sa OPM in general? Tsaka syempre ngayon, sa hip-hop. Ano siya, man? Ganap ako ng... Post-pandemic. Post-pandemic? ano siya ngayon? Ngayon na, post-pandemic na ngayon. Post-pandemic? Eh. Oo. Kumbaga, ito na, 2023. Ano... Mas ano siya? Mas open siya. Mas open, mas creative. Nag-level up talaga siya, man. Nag-level up siya. Mas standards, no? Gumano, no? Oo, man. Iba ang ginawa ng pandemic sa mga artists. Yung mga artists na, ay kumbaga, gumagawa na ng music before pandemic, mas lalo kaming gumagaling. Mas lalo kaming naganahan umexcel sa ginagawa namin. Kasi na-stuck tayo na matagal, eh. So nag-aral lahat ko? Nag-produce, nag-aral. May realization, lahat. Ako, nag-aral ako mag-produce. Oh, natuto diba? Ako mag-produce. Kaya ngayon, minsan ako na rin nagpo-produce. Nagko-co-produce pala ng music ko. Nice. Pero, ayun. Diba, growth ka agad yun sa skill set mo? Oo, kasi dati di ako po-produce. Kung ba ngayon, nagko-co-produce ako. Pero may mga producers pa rin kasi ayoko pa rin siya ipagkatiwala lang din sa sarili kong vision. Eh. Gusto ko may iba ding pumapasok. Pero anyways, yun nga, parang in general, ano siya, mas nag-evolve talaga siya ng napakalaki. Yung mga art na hindi naman gumagawa ng music, na alam nilang yun dapat yung gawin nila, mas nagkaroon din sila ng ano, na ang dami nagsilabasa ng mga artist na di mo alam kung saan nanggagaling, pero ang gagaling lahat. Wow. Kumbaga sa akin, sa totoo lang, kumbaga kung magiging vulnerable ako, pero kung magiging mayabang din ako, don't get me wrong, iba rin yung kumbaga, makangatay pa rin ako. Oh, then. Magayabang ako. Makangatay pa rin ako sa studio, pero...
ang daming pwede kang manginig. Pwede kang, uy, galing nito ah. Parang alam mo yun. Bagong sound ah. Bagong style ah. Sobrang dami. Bagong ganito ah. Aside dun, parang, ay, baga, ano, speaking about na parang ang daming bago. Bilang ako na, hindi ko masasabi na ang tagal ko ng artist, pero yeah, mga nauna sa mga bago ngayon mas na bago, artist. Yeah. Nakaka-inspire siya na mas galingan lalo, mag-aral ng ganito, ganyan. Kasi nakikita mo na, kagaling nito mga to, alam mo yun. Kailangan mong, alam mo, yun yung sinasabi ko na growth din talaga ng artist. Kaya naman nag-grow yung mga artist kasi meron ka ding mga nakikita na nag-grow eh. Or yeah, mga yeah, nagsasprout, kumbaga. Yeah. Parang, uy, ano to? Parang ganun. Tapos pag nakikita mo rin yung mga kasabay mo ng artist na iba na rin yung ginagawa nila. Inspiration na lahat. Oh, inspiration. In general, yun nga, kung ang taba na sinasabi ko kasi growth ano iba yung growth ng music industry sa Pilipinas, saka iba rin yung ano, iba rin yung evolvement niya talaga. Ayun, parehas naman siguro ata yan, basta iba evolution iba talaga, nag-evolve so, talaga iba. Tsaka wala nang pa kayong mga artist na parang kasi open na rin yung mga consumer eh. Uh-huh. Dahil din sa of course sa social media, dahil din sa generation na to, no, na mas na-appreciate nila kung ano yung music din talaga. Tsaka may mga certain markets na hindi na kailangan na ano eh. Oh, dapat ganito lang i-deliver namin kasi ganito lang yung ano marketable. Pero hindi eh. Pwede na maging marketable. May chance na maging marketable kung ano yung kahit anong gusto mong gawin na ilabas. Kung mag-imagine, sino mag-imagine na magiging marketable yung drill? Yeah. Galit na galit lahat ng galit tao. Galit na no? Galit, diba? Na, kumbaga, ayun. Pero, diba? Diyan ko, example lang siya. Kung ano nag-make sense ba ako. It's a good sound, man. Pero hindi ko siya dinidiscriminate, ha? Baka nakikinig ako ng drill. Baka pangit lang kasi yung pag-deliver. Hindi. I mean, na-realize ko rin na, nga, sa una nakakapagod siya pakinggan Pero, ang sarap, para kang mas na ano din eh, parang mapapasayaw ka nga kahit di ka dancer eh. 'Di ba? May mga dance steps siya na kahit yung hindi dancer, ginagawa na ngayon eh. I mean, it's not don't get JRoa wrong, no? But it's something na gaya ng halimbawa, kaya ako sinasabing hindi ko ma-imagine kasi ang let's face it, kung magiging honest ako, sana akong masabi na may ma-offend na whatsoever, pero sobrang in close kasi nung music industry dati, way back eh. Yeah. Dapat ganito lang yung sound. Alam mo yun, parang dapat ganito lang. Mm-hmm. Ito yung standard. Ito yung ganito. Ito yung OPM eh. Huwag mo gawin yan. Di OPM yan eh. Dati nagbukas na naman siya. Yung magbago din kami nagsimula, tsaka ang dami ding artist na nagbukas din ng bagong sound, bagong pinto para sa bagong sound. Pero ngayon, the pandemic, really. Ang daming pinto nagsibukasan kung ano-anong mga sound na mas lalo siyang nag-evolve. Parang hindi na lang isang tindahan na pwede mong bilhin sa kantin. Marami ng tindahan na nagbukas sa kantin na masasarap na lahat, food stalls na pwede mong tikman. Parang nagkaroon ng ano, nagkaroon ng iba't ibang food park ng music. Yun. Mas ang dami mong choices sa food park ngayon. Kaya ang nakakatuwa siya. Tsaka nakaka-inspire siya bilang ano din artist na kailangan mong mag-grow pa din at kailangan mong galingan pa din sa ginagawa mo, hindi porket okay ako, pwede kong sabihin na hindi porket ano, kumbaga ina-apply ko pa rin to, kumbaga hindi ko masasabing yun na yung ginagawa ko, pero hindi porket okay nagkaroon na ako ng mga hits ako, for example ako masasabi ko may mga hits na din na nalabas, pero hindi ibig sabihin pwede na ako mag-petics. Kailangan ko pa rin galingan kasi nai-inspire ka sa mga bago na ano eh. Hindi lang bago, kumbaga yung mga growth din ng mga artist na kasabay mo. Yung gigil nila sa ginagawa nila. Kaya kailangan mo din yung passion mo pa rin. Kailangan mo siyang sindihan ng sindihan. Yeah. Lagi mo siyang gagasalinahan. Kasi yung pagmamahal mo sa kanya, hindi mo mawawala yun eh. Hindi mo mawawala yun. Pero yung gigil mo sa kanya, kailangan mo sindihan ng sindihan. Tol, tanong ko. Halimbawa, ano wala yung gigil? Bumaba yung gigil. Mm. Paano mo nilalabanan yun? Burnout. Naba-burnout ka ba? Paano mo ino-overcome? Ayok, sa totoo lang. Isa yun sa mga mahirap talaga na nangyayari sa akin. Kasi yung burnout sa akin nagtaturn siya into anxiety. Oh, shit. Yeah. Uh-uh. Kasi pag napapagod ako, nagiging ano siya, insecurity, tapos nagiging anxiety siya. Kini-question mo na kagad lahat? Oo, kini-question ko, hindi na ba ako ganito, ganyan, ganyan. Kasi minsan, ano talaga ito eh. Pero may writer's block lang, no? Oo, may ano lang ng konti. Isa din yan sa sinasabi ko na yung balance talaga yung tinatry ko ngayon na aralin.
Kasi may balance din na pwede naman na sabihin mo, okay, writer's block ko ngayon. Pwede kang maging mahina muna. Pahinga mo muna utak mo, pero hindi ibig sabihin hindi ka magaling. Kung pag nakuha mo yung balance ng mindset na yun, siguro kasi, pa-feeling ko pag nakuha ko siya, mas magiging healthy. Kasi baka sinasabi lang ng utak mo talaga na, huy, pahinga ka muna. Oo din. Alam mo yun? Oo din. Masyado too much work na. Oo, baka pahinga ka muna. Kaya ngayon, nag-ano din muna ako, nagtatry din ako na mag... Ngayon, nagbi-video games na ako. Hindi ako nagbi-video games dati, pero yun, nagsi-COD ako, nag-NBA ako. Tatry ako ng ibang bagay. Pero araw-araw ako tatry pumapasok ng studio. Mm-hmm. Pag wala akong magagawa, pag wala akong nagawa, meron pa rin times na naiinis ako na parang, man, wala akong magawa. Alam ba't walang pumapasok sa isip ko? Pero mayroong mga na nasisimula na hindi natatapos. Pero pag hindi talaga, sige, tatry na lang ako gawa ng ibang bagay. Actually, lately ko lang siya tinatry basagin eh. Kasi para hindi talaga, kasi yung burnout para sa akin, nagiging ano talaga. Pag napasok ako doon, kasi dati na ganun na eh. Pag pumasok ako doon sa loob na yun, wala na, mahirap lumabas. Oh. Mahirap lumabas. Example yun guys na kung artist ka, no, may burnout din. Oo, may mga tao rin na napupuno. Wala rin nagagawa kahit nando doon. So, okay lang yun. Normal lang yun. Normal siya. Normal lang yun. As long as you acknowledge it, tas wag mong tigilan yung pangarap mo. Gasolinahan mo ulit yung passion mo, no? Tsaka kailangan mo lang, tama din, siguro yung sagot ko, ang dami ko lang sinabi. Yung sagot ko na paano ko siya dinidil. Hindi, tanong na lang, balik, baguhin ko yung tanong mo. Show ko to eh. Hindi. Parang paano ko ibabalance? Yan. Hindi, hindi ko nasabing paano ko binabalance. Kasi nahirapan ka pa, no? Paano ko nilalabanan pala? Paano ko lalabanan? Masasabi mo ngayon, simula, ginagawa, gusto ko siyang gawin. Kasi nag-work siya nung isang araw eh. Tapos nung isang araw, may nasulat ako, di ba? May nasulat ako. Kasi hindi ko na, nagsi-COD na lang ako eh. Tapos, isang beses, parang may naisip ako na ano, nagigil ako. Tapos, ayun, nasulat ko. Or mayroon akong melody na naisip, ganun. Parang wag ko na lang talaga siyang pilitin, siguro. Uh-huh. Pag nabu-burnout ka, ibig sabihin, hindi lang siguro burnout kung pag na-writer's block ka or pag feeling mo, wala talagang lumalabas eh. Huwag take a pilitin, break. Hindi naman kailangan mahaba eh. Kasi ang sa artist talaga, magkaiba naman yung burnout tsaka break na kailangan ng iba't ibang field eh. Mm-hmm. Sa atin kasi na creatives, hindi naman laging may pumapasok sa utak mo. Yes. Eh. May mga tao na ganun, may mga artist na ganun, pero ikaw... Hindi lahat. Oh, hindi lahat. Pero for sure, kahit yung mga ganung artist, meron yan. Oh, may time yan na biglang, wala talaga eh. Oh. Wala talaga nalabas eh. Wag na lang siguro gawin yung ginagawa ko na i-ano mo sa sarili mo na, sisisihin mo pa sarili parang, mo. Hindi eh. Kailangan lang ng utak mo ng ibang kabibisihan eh. Kasi baka focus na ano ka lang talaga na kailangan makagawa ako ng kanta ng makagawa. Oh. Hindi eh. Parang siguro yun. Ganun, paano ko siya ibabalance? Ay, paano ko siya ilalabanan? Yun yung sagot ko din. Oo. Na, ayun, ini-implement ko ba din? Kasi nag-work siya nung isang araw eh. Pahinga. Ay, nung isang linggo eh. Pahinga. Tapos, pag mayroong idea... Banat agad. Oh, banat. Very good lang din kasi you have your studio, you know, next to your house, which is in your own convenience. Sa kapag may melody, kapag may naisip ka bigla, kaya mo na kagad i-record. Kaya mo na kagad i-track, kaya mo na kagad isulat. Na nandoon na 'yon. That's very good. Convenient nga. Pero kung hindi man siya gumagana, nililibang mo 'yung sarili mo para makakuha ka ng bagong inspiration, makakita ka ng bagong bagay. Tapos may ma-imagine ka na naman na topic. Doon na magsisimula yun. Okay. That's nice. Siguro few questions na lang, no? Bago natin i-wrap up tong podcast. Tol, magbigay ka ng mga names na may names bilang ikaw. Bilang ikaw na si JRoa ngayon. Hmm. Names in your life that gave a very big impact. Kasi... Why I want to ask this is you have a hit. 5 lang. Ikaw bahala. Ako bahala. And why? Quick descriptions lang why. Sino to? Tsaka kasi unappreciated sila eh. And the reason why I wanna ask this is because you have a hit with a group. Yeah. And you had a hit on your own. And you had a lot of struggles. Pero who are these people who makes JRoa JRoa? Mm-hmm. Ikaw bahala. Ako, siguro unang-una ilalagay ko, ano, of course, yung parents ko. Mga
si JRoa at si NiteRoa. Yung magulang ko. Shoutout sa kanila kasi sila talaga. Aside sa sila, yung nagdala sa akin dito sa mundo. Planet Earth. So planet Earth. Sila din talaga yung ano, sila din talaga yung reason kung bakit hindi ako nawalan ng gana dito kasi hindi nila ako ever since na hindi ko magana dyan sa music na yan. Talagang go. Kasi nakikita nila yung nag-trust sila dun sa passion ko for it and saka yung desire. Potential ko, yung desire ko at saka yung potential ko daw. Hindi pala daw, yung potential ko talaga. Shoutouts po sa inyo. yung potential ko when it comes to pursuing music. And of course, yung guidance din talaga. For second, of course, yung fiance ko, yung partner ko na andun din talaga ever since. Hindi bumitaw, no? Hindi talaga bumitaw. Ooh. Yeah, siya, kasi nag-start ako noong 2016. Doon kami nag-meet talaga. Ever since, wala pa talaga. No, JRoa na, pero wala pa talaga. Ano. Sin parang from zero talaga to something din. Andun talaga siya. Tsaka siya talaga yung ano, man. Siya talaga yung, para sa akin, yung masasabi ko talaga, siya din yung ano. Siya din yung nag-ground talaga. Kumbaga, kasi she keeps ako, you grounded. Oo, kasi mas na ano, kumbaga, hindi naman ako, hindi ako yung best na partner din. Hindi din ako yung, kumbaga, hindi ako yung perfect na partner talaga. Kumbaga, sobrang, na, kaya naisip ko, kaya sobrang, ano niya, parang isipin na, kung paano ako nagkaroon ng tulad niya na parang kita na rin lahat ng demons talaga. Lahat ng sakit din na pwede kong iparamdam talaga. May question mo, paano kita na-deserve? Oo. Na parang basta. Oh. So number two. Sobrang ano, thankful lang din talaga ako kasi binilagay din talaga siya ni Lord sa buhay ko din. Alam ko din na nilagay kami sa buhay ng isa't isa. Mga hindi lang talaga hindi wala naman wala talagang perfect na ano. Kumbaga pwedeng maisa sa inyo talaga unfair. Basta sabi ko siguro ako yung unfair sa side na yun. Isa side ng relationship namin pero having someone na naniniwala na si ano talaga na si Lord din talaga yung nagdala sa aming dalawa sa isa't isa. Kaya yun yung sinasabi ko na kasi feeling alam ko na ano eh in binibigay niya na rin yung control. Yung sinabi ko kanina, control. Hmm. Binibigay. Sorry, hinahaba ko to. Kasi No worries. Kasi gusto ko lang din sa... Yeah, kumbaga, yeah of course. Sa totoo lang, para medyo ayaw ko nga, kahit ayaw ko na ano, ayaw ko din sabihin dahil nasa harap ako na itong interview na to. Kumbaga, siguro ngayon, dahil kinanong niya ako, parang narealize ko lang din talaga na parang, ang tawag dito, parang pag ginigive up mo talaga yung control ng ano yung control tinatawanan ako sorry nag-iisip kasi na ano kasi ako basta parang pag ginigive up niya yung control niya sa kay Lord din talaga na paano ko ba sasabihin you let it basta, control man, basta, the relationship. Basta. It works. Sobrang thankful lang din ako kasi sobrang laking parte talaga. Sobrang laki talaga. Kung sino ka ngayon? Sino ako ngayon, man? Other names? Yung pangatlo. Of course, si yung lolo ko. Nasa ano na siya ngayon? Nasa heaven na siya ngayon ito. Ito si JRoa, man. Joey Roa kasi yung pangalan ng lolo ko. The daddy of your dad. My dad. He's the lolo who teach you how to sing, how to play drums. Yung papa ko, tinuruan ako, pero siya talaga yung nag-drive sa akin sa music. Wow. Tapos, dati kasi nilalagay niya. Late ko na realize eh. Dati nilalagay niya sa mga gamit niya. Yung mga cassette niya, mga DVD niya, J.Roa. Si Joey Roa eh. So, realize ko, hindi ko ginamit yung J.Roa. Hindi pala yung nilalagay ng lolo ko dati lagi. So that, aside from that, iba rin talaga yung ano, yung fascination ko sa kanya. Kasi sobrang creative niya rin ang tao kung ano gumawa siya ng sariling drums, siyempre. Gamit yung plywood na nilublob niya sa swimming pool namin sa bahay dati para lumambot, ginawa, lilikot niya, bumili siya ng mga parts. Gumawa siya ng drums. Pagkagagawa din ng lolo ko, tsaka nakakamangha siya sa akin pag
Nakikita ko siyang mag-drums, gano'n. Nakikita ko siyang gumawa ng mga bagay. Creative, creative siya. Artist yun din, lolo ko. Kasi painter din yun eh. Okay. Siya yung, basta, siya yung ano nag-ano ng mga big houses dati sa, ano siya, contractor, main contractor, gano'n. Pero, ayun, pang-apat, siguro, pwede ko siguro isali. Bieber siguro talaga. Si Justin talaga. Kasi, feeling ko nilagay, ano eh, sinadya din nila na siya yung i-look up ko eh. Sinadya din. Saka palabasin siya sa oras ng generation niyo. Oo. Kasi parang siya talaga yung nagbigay ng spark sa akin kasi nung nakita ko siya parang, uy. Pop star. Kaya ko yan. Parang gusto ko maging ganyan. Tapos hanggang ngayon, na yung music niya, yung growth niya. Yung development niya. Development niya. Parang hindi sa ginagaya ko. Kumbaga, may inspiration eh. Pero nakikita ko talaga ng grabe oh. Parang kung paano din yung journey niya talaga. Mm-hmm. Yun. Kaya masasabi ko siguro, isa din yun sa mga impact sa akin hanggang ngayon. Hindi lang sa bilang fanboy, siguro bilang tao sa tao. Yeah. Hindi mo kami magkakilala, pero yeah. nakikita mo yung vulnerability niya bilang tao. Eh. Nakikita mo na, oh, popstar yan, bilyonaryo yan, mamamatay na yung may pera, pero makikita mo kung gaano din siya kabagsak at kung saan siya umuuwi at yeah. the end of the day, kung ano yung pinipili niya. Yeah. Yeah. Which is of course, yung family niya ngayon, yung marriage niya at yung love niya para kay Lord. Ayun. Tapos, that's four. Four. Five siguro, ayoko kasi mag-favoritism eh, pero buong XB men, buong XB, iba rin talagang impact nila sa akin. Tapos, pero ang masasabi ko siguro, ang parang, nagkaroon din talaga ako ng connection is parang si buong XB pero yung mga main key person. Key person na nag-ano sa akin na pag nakikita ko si Flo J talaga. Si Flo J at si Daryl of course. G Wolf and si Daryl kasi sa ano eh sa tawag dito yung ethic niya when it comes to ay yung force yung art niya, yung music niya, kung paano siya magtrabaho. Work ethics niya, grabe no? Oh, kung paano din siya bilang tao pag dinadala niya yung career niya, yung music niya. Tapos si Kuya Archie naman, same din sa art, sa music, sa attitude niya when it comes to how to sell it and how to just enjoy it at the same time. Pero sa life din, kung paano niya hinahandle, kumbaga. Kung paano siya nagiging smart, gano'n. Wow. Idol sila sa ganun. Oh, idol no? sila ganun. Pero halos kasi lahat kami nagkakahawahawaan naman eh. Parang ganun. Kaya sila din yung nililook up ko. Siguro, maraming names talaga, man. Kung bibilisan ko lang yung mga, yung banda ko rin dati, nung nag-solo ko, si Andre yung naging manager at naging parang ano ko rin. Of course, yung, actually, marami talaga. Meron pa akong gustong importante din, si Quest. Si Kuya Jose, si Quest din. Shoutouts Kuya Jose. Si Kuya Jose rin talaga yung mga, nung nag-solo ko, iba rin yung, siya kasi nag-introduce sa akin dun sa ano na yun eh, sa community na yun. Join the Quest, yeah. Kumbaga yun. Siya naging mentor ko rin talaga siya. Saka nakamita ko ng someone na parang, uy, paresin kami ng, na-imagine ko na gusto ko rin mag-inspirational someday na ginagawa niya na. Na very passionate. Very passionate. And marami, sila. Yeah. TKCO din, isa din yan. Sobrang dami. Kasi pag hindi ko mag-mention, baka may makalimutan ka pa. Ako. Basta sobrang dami, salamat sa inyo lahat. And after everything no that you've experienced, tingin mo, JRoa, ano pa yung mga pwede mo i-share na gustong mo pang gawin na pwede naming abangan? Sa akin, yung mga gusto kong gawin, di ko siya alam eh, kasi bigla talaga ako eh. Pero may mga in the works, kumbaga. Na, for example, parang meron akong mga gusto din ng mga contents na ilabas. Okay. Na, na gusto ko rin makita yung inside din talaga ng process ng music, ng paggawa ng music ko. And of course, yung collaboration ko pag gumagawa ko ng music with my group or with somebody else. Ganun, gusto ko siyang maging parang, di ko alam kung docu ba, whatever, basta I'm trying to let people see the inside nung kung paano ako gumagalaw. Nagka-create. Paano ako nagka-create. The behind the scenes. The behind the scenes talaga. Tsaka yun, siguro from, gusto ko rin yung makita ng mga tao yung openness kung din when it comes to mental health, when it comes to being an artist or
striving din na same as them. It's not parang ayaw gusto gawing parang content na nagsasabi ako, nag-apat ganito gawin mo, parang ano siya, parang conversational ano siya na content. Yeah. But anyways, ayun, aside from that, I'm also working on my first English album. Wow. Wow. Yeah. English album. This is a full English album? Yeah, it's a full English album. I still don't know yet, same as you guys, kung kailan siya lalabas. Pero soon. You're working on it. Soon, I'm working on it. I'm working on it. Last couple of questions. JRoa, what's your message to the people, artists especially, yeah, who's struggling with their mental health, you know, who's being affected of the judgment of people, who's sometimes, which is they're not aware na nako-compare nila yung self nila. For these people who's putting up a lot of pressure within themselves because of the society as well, what can you share about them on how you at least get past through it? Because you've been there. Mm. Siguro hindi pa advice yung pwede kong sabihin. Siguro parang share ko na lang. Parang ano, tips na lang siguro. Kasi parang ano, sa akin talaga hanggang ngayon man hindi pa rin siya, hindi ko pa siya perfect. Hindi pa siya. Hindi mo pa napapanalo yung battle? Hindi pa. Malayo-layo pa ng konti. Pero ano siya, parang ang tawag dito, kailangan mo lang siguro talaga ihanapin talaga yung reason kung ba't mo siya ginagawa. Wow. Kasi pagpapasok din yung anxiety, yung insecurity, kumbaga, ang reason kasi niyan, kumbaga para sa akin, yung reason niya is, uy, hindi ka na irrelevant. Uy, kailangan mo ganito yan. Uy, hindi ka, ikikita ka ba dito sa kanta na to or ganyan. Kumbaga, gaya na sabi ko kanina, yun yung, dapat yung mga yan, ang ginagamit mo dyan yung passion eh. Yeah. Yung, kumbaga, yung gigil mo sa kanya. Na, oh, kailangan ganito, ganyan para mas galingan ko, para mas ma-appreciate. Pero pag times na may insecure ka siguro or mawawala ka na believe sa sarili mo, siguro hanapin mo naman ngayon yung love talaga. Kasi, yun yung magpapaano sa'yo na parang, nanay, kumbaga, sige, hindi man siya ganun na-appreciate ng mga tao. Yeah. Pero, mahal ko siya eh, na-appreciate ko siya eh. Wow. Parang ganun. Siguro yun yung tips ko din. At the same time, gaya ng sabi ko rin kanina, siguro, iba-iba naman tayo ng beliefs. Pero parang, pati yan, lahat talaga ng ginagawa mo, ipa-take mo ng control talaga sa dapat mag-take ng control. Hindi siya talaga. Parang ganun. Tapos, ano pa ba? Don't be too hard on yourself. Jan. Message to myself. Pala to, hindi pala to message para sa kanila. Hindi, pero don't be too hard on yourself. Siguro. Hindi siguro, don't be too hard to yourself talaga. On yourself ba? O yeah. Oh. Don't be too hard on yourself. Kasi ano, disaster yan. Kumbaga, pwede mo naman siguro sabihin yung sarili mo ng konting masasakit. Mag-work din na magigil ka lalo, nagalingan. Huwag mo lang pahirapan lalo din. Huwag mo lang din masyadong bugbugin na ano. Tsaka tuloy lang siguro yun. Parang ang cliche niya, pero tuloy lang. Hayaan mo padayon, lang. Padayon, no? Oo, tuloy lang. Hayaan mo lang. Paggalawin mo lang ng paggalawin. Huwag mo lang sukuan. Oo, huwag mo lang sukuan. Kasi meron talaga eh. Pahinga pag napagod. Pag alam mo yung sarili mo talaga na yun yung para sa'yo. Kasi ako, nagtatanong-tanong din ako dati, pero wala akong mong sagot eh. Ito talaga eh. Ito talaga. Wala nang iba. Pag alam mo sa sarili mo na ito na talaga, yun yung tip ko. Huwag mo na lang talaga tigilan. Bahala na kung ano mangyayari, huwag mo na lang tigilan. Kung yun yung nararamdaman mo, tapos feeling mo, wala naman talaga ako ibang pwedeng gawin eh. Wala din akong naiisip na backup plan. Parang dito ako masaya. Dito ako masaya. Feeling mo, dito ka rin kikita, dito ka magiging successful, di yun yung gawin mo. Yun talaga yung ano. Huwag mo lang tigilan. Lastly, para sa mga batang artist, gustong subukan yung ganito. Maging entertainer. Maging, ano mo yun, bumiyahe katulad ng mga binabiyahe mo. Magpasaya ng iba't ibang tao sa malayo. Lahat ng to.
makapag-perform sa harap ng maraming tao. Yeah. Maging, masasabi mo sa mga bata, sa mga sumusubok na nagsastruggle, nagsisimula pa lang. Tulad na sabi ko kanina, tuloy niya lang din talaga. Ang cliche nito na sagot, pero yun talaga eh. Yeah. Tuloy niya lang talaga. Tapos ano, ang tawag dito, huwag niyo rin masyadong taasan yung ano, yung expectations. Kapag ako, iba naman yung expectations ko na matataas ngayon kasi sa dahil sa ganitong level. Pero iba rin kasi yung taas ng expectations pag nasa simula ka talaga eh. Kasi feeling, ito na yun. Parang ganun. Parang, kaya yun yung gusto kong sabihin. Ay, hindi ko kayo din ni-discourage. Mm-hmm, kumbaga, masarap dito. Mm-hmm. Masarap. Kumbaga, ako nga, masasabi ko, nasa gitna pa lang ako nung ano eh. Biyahe mo. Oo, baka hindi nga gitna. Basta medyo hindi pa, wala naman pala ako sa pinakadulo pa or pinakatuktok pa. Pero masarap na siya eh. Masarap, damdam mo na siya eh. Pero parang mas masarap siya no, kaysa na nagsimula. Mm-hmm. Pero parang wag mo din siya masyado ding anuhin. Targeting. Oo, kaya yun yung sabi ko, babalik ka pa rin dun sa unang sinabi ko. Mm-hmm. Sa dami ng sinabi ko, balik ka din sa sinabi ko. Tuloy mo lang talaga. Tuloy mo lang. Mm. Quick question. Favorite mong napuntahan na pag-performan experience doon? Tsaka bakit? Favorite? Na napuntahan, na nagpa-performan. Local muna tayo. Sa local. Local muna. May sagot na. Ano experience doon at bakit? Ako sa local siguro, napuntahan. Wait lang ah. Ano ba yung favorite ko na napuntahan? Yung parang total experience yung lugar. After ng gig, ang saya rin ng side trip, ang saya rin ng ganito. Ano ba? Para i-look forward din ang ibang parang artist. Parang siguro, masasabi ko, Palawan. Solid. Ganun, oo. Pero hindi ko kasi na-experience yung pinaka sa Coron area eh. Pero siguro parang nakita ko lang yung Palawan, parang ganun. Tapos yung beach, ganun. Okay na yun, for you. Palawan siguro, parang masasabi kong ganun. Ano, saan ka doon nagpunta? El Nido? Hindi, o Puerto Princesa? City area ba? Basta dinala na lang kami sa parang, basta beach side. Tapos maganda na pero agad. Pero alam ko meron eh. Hindi ko lang siguro maalala ngayon. Pero marami. May places. Abroad. Abroad, Canada. Kasi yun din naman yung unang lugar na kinuntahan ko din abroad eh. Canada sa ngayon. Pero so, Canada talaga para sa akin. So, marami pang parating ah. Bakit? Ang dami naming sobrang hospitable tao. Pinoy doon, no? Grabe, Pinoy doon, no? Iba, ang dami naming friends din doon. Tapos nakadalawa pa ako last year kasi una solo, tapos pangalawa, tatlo kami. Kaya nakakatuwa. Tapos yung ano kasi din doon, of course, yung experience ng snow, ganun. Iba, kasi nung gapan kami, di mo na-experience yung snow. Sa Canada ko na-experience. Tapos parang wala, nakikita. Parang piling mo yung mga balugar doon, nakikita mo lang sa movies. Sa TV, no? Ganun. Ito pala, totoo ba to? Ganun. Tapos, kaya sa memorable sa akin, kasi aside doon sa fun experience, grabe na mababait na tao din na na-meet ko, yung feeling, kasi nag-expect ako na, okay, 300, 200 siguro na tao, okay na, feeling ko yun yung mag-soul sa akin. Kasi iba bansa yun, hindi ako mag-expect doon ng 1,000. Nung solo ko pa, kumbaga, ganun. Tapos umabot ako ng 800. Alam ko may 1,000 rin ata labi, no? 800 o ayan. Wow. Ang hirap nun gawin, ha? Nung tatlo kami. Ang hirap gawin nun, ha? Mahirap makapag, yun. Makapag-pull ka ng 800 na Pinoy sa foreign country. Oo. Puno siya. Yung, kasi eksakto lang din yung mga venues. Eh. Pero kasi po, malaki nga siya. 800, puno siya. Puro Pinoy. Nasakatuwa pa. May mga makakaunti-unti, may mga white din. Yung asawa ni ano. Ganun. May mga ano din, Canadians. Oo. Na andoon na, uy, nakikinig kami ng Pinoy music din. Pero, uy, hangas. Hindi naman sila nag-Tagalog. Pero, we listen to your music too. I think that's a perfect reason when you start touring already. And last year, you did two tours in Canada alone. Mm-mm. I think that's also a reason for you to really work on an English album. Yeah. I think so. Music is universal, really. Tsaka yung ang isa din talaga sa nagpa-spark sa akin is yung collaboration namin. Yung surprise collaboration namin ni Anis. No? Na hindi ko rin in-expect talaga. Like, tulad nun, yung ginagawa ko na, ginawa ko lang siya dahil, gusto ko talaga yung music. TikTok pa lang
clip pa lang, hindi pa siya lumalabas. So, gustong sinave ko na yun. Tapos lumabas siya nung nasa Canada ako. Tapos nakasave na siya, sinasound trip ko. Tapos sinusulatan ko na siya ng Tagalog sa utak ko. So, yun nga, naglabas ng open verse. Pag-uwi ko ng Manila, ginawa mo. Pahinga lang ako, jet lag, tapos kinabukasan ginawa ko. Sinilabas ko. Tapos nag-chat na siya kinabukasan. Nag-viral at naging official. Naging official. See, ay, totoo yun. Good friends pa rin kami ni Anissa. Ang dami ko rin talagang nakuhang connections dahil nung pandemic. Tsaka at the same time, nung kami ni Anissa, na-realize ko na, uy, pwede din, parang na-realize ko na pwede din talaga ako mag-English album. Yan. Lastly, tol. Tama, wawala eh. Oh naman. Wala talaga. Tsaka, try lang. Malay mo. Kanina nga pinag-uusapan natin yung Bisaya dialect. Gumagana eh. Oh. English pa kaya. Mm-hmm. Di ba? Last question. JRoa, message mo sa lahat na sumuporta sa'yo ever since. May inalisa kang grupo, bumalik ka sa grupo, mm-hmm. Nagsulo ka, kasama mo sila. Sa lahat ng naniniwala sa music mo. Nagandahan sa boses mo. Mm-hmm. Nagustuhan ka. Mm-hmm. Bilang artist, anong message mo sa kanila? Siguro ang message ko talaga, siyempre una-una, salamat. Sobrang salamat talaga. Kasi siyempre kayo nagdala sa akin dito rin eh. Kumbaga, kayo din yung dahilan talaga kung bakit ako, JRoa. Kumbaga yung music ko, kasi part siya ng pagkatao ko eh. Pero kayo yung dahilan ko ba't siya naging household ni... Tama ba yung household name? Yeah. Ano ba yung household name? Ano ibig sabihin doon? Relevant ka. I mean, pag sinabi mong yung magandang boses kapag may hip-hop na track. Ah, yun ba yung household name? Gamit-gamit kasi ng term, di mo malam yun. Comment nyo nga kung tama rin ako. Pero yun nga, sige yung dahilan ka ba't siya naging... Ganun. Ba't siya naging JRoa. Kaya gusto ko magpasalamat sa inyo. Pero at the same time, Gusto ko rin mag-thank you dahil parang kayo din yung reason kung bakit parang mas gusto ko ding i-improve tsaka galingan yung music na ginagawa ko. Kasi kumbaga, nararamdaman ko din na yung mga genuine talaga na nakikinig na, kumbaga happy ako sa lahat na nakikinig na music ako and music ko, pero yung mga nakikita ko na nagko-connect sa akin through comments and wow. And yung mga videos din sa TikTok or whatever. Pag sinasabi na, uy, yun doon ako naaan eh. Yung mga nagsasabi sa akin, uy, nag-aral ako ng, sa law, ano yun, before mag, meron kang bar exam. Oo. Nakikinig daw sila ng... Bago maging lawyer. Oo, nakikinig daw sila ng music ko, tapos... During the review before nila, the bar exams. Oo, parang, para daw ma-anuhan sila. Malusin up sila, whatever. Ma-inspire. Yun, doon ako na, tsaka yung mga musicians din. Yung mga tao, yun talaga eh. Kasi, ang sa akin kasi, yun nga sinabi ko rin kanina na, ito yung reason kung bakit ko siya ginagawa eh. Na-realize ko lang na ito yung reason is yung, ano yung magiging impact niya sa inyo, yung music ko, kumbaga. Like, may mga ginagawa ko music para of course, mag-enjoy lang kayo. Pero meron din ako mga ginagawang music na gusto ko mag-connect talaga sa inyo din. Wow. Oo. Na gusto ko talaga na ma-ano nyo din. Na manamnam nyo. Like, Sun and Moon was one of the songs na hindi ko na-expect na... Kukonnect sa marami. Pero pang ano siya, pang namnam mo lang siya pag gusto mo ng happy music. Pero may mga songs ako na alam ko na hindi siya pang lahat. Pero alam ko na may mga gusto akong mga tinatarget na mga taong gusto ma-connect doon. Kaya gusto ko magpasalamat sa inyo kasi nararamdaman ko na na-appreciate nyo rin talaga yung ginagawa ko lang hindi dahil kung sino ako, parang ganun. Kaya salamat sa inyong lahat. Tsaka sana patuloy pa kayo makikinig sa akin sa music ko. Marami pa akong mga ilalabas. Marami pa akong i-improve. Marami pa akong mga gustong ihain sa inyo na mga putahe siguro. Siguro yung mga dating putahe or of course mga bagong putahe, ganun. Eh, marami pa tayong aabangan lalo. Ayun. Lastly, sa kanila mapapakinggan, sa kanila mapapanood, sa kanila makikita, promote mo socials mo, tol. Ayun. Check out niyo ako sa social media, JRoa, JRoa Music sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter, sa YouTube naman JRoa TV. Check out niyan. Kundi na lang mag 1M subs na tayo, guys. Hey! And of course, I have a new single out. It's called Sige Padayon.
If you guys check it out, it's out on Spotify. And of course, marami din kung mga bagong release, mga late releases doon. Mahika, of course, Natagpuan, mm-hmm. at yung Bisaya ko, Asa. Check out nyo din yan kung hindi nyo pa na-check out. And ayun, tatry ko pa maglabas ng mga maraming contents din na, of course, ma-entertain kayo at ma-inspire kahit pa paano. Ayun. This is a very, very nice episode. And thank you, man. I appreciate the honesty. Thank I appreciate you. You opening up and then opening up your heart and then being vulnerable. Sana, and I respect that. Sana I said parang okay naman yung mga ano. Yung mga nasabi ko na nagme-make sense naman siya. Yeah. Kung nagme-make sense naman siya. And siguro kung babalikan lang natin yung ating ano, no? Mga... I have a few takeaways. You really have to be part of some sort of a process because quick success can go up into your mind. Hmm. And it's important for you to give up the control because you have to understand that you can control anything. Exactly. Whenever you are having a bad time, a hard time, know that there are people who truly believes in mm-hmm. you and always expect yourself to take care of yourself because on the times na pwede mong i-expect yung ibang taong mag-save sa'yo, baka hindi mo sila makita. And that's you putting expectation. Kasi na-realize ko lang din sa conversation na to na lahat ng nangyari kay John, choices niya. Wala siyang sinisi. Choices niya. And he acknowledged it. And as of now, meron pa rin siyang mga battles on his own na gusto niyang ipanalo habang gumagawa lang din ng magagandang bagay. Hmm. Lagi niyo lang din pahalagahan yung mga tao nagpapahalaga sa inyo. At minsan, hindi talaga nagmamatter yung sasabihin ng iba. Lalo kung hindi sila nagre-resonate sa reality mo. This has been DOUGBROCK. Sana nag-enjoy kayo sa paborito niyong podcast. Sobrang, 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 sobrang. Salamat. Salamat din kayo. Thank you. Thank you for letting me din, ano, parang, of course, open stuff. Ayun. Gusto ko rin magpasalamat din talaga, syempre, sa'yo kasi parang ganito, first time gusto ko rin talaga gawin to kasi parang gusto ko rin sabihin yung of course yung behind din nung facade nung JRoa kumbaga ayun. Salamat, and we know kuya. And we know you now better. And thank you so much for everything today. Salamat kuya. Guys, kung nagustuhan niyo yung podcast na to, mag-subscribe na kayo DOUGBROCK TV. Mapapakinggan niyo to sa Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Nasa top podcast tayo on Spotify. Mapapanood niyo rin tayo sa Spotify. Shoutouts to Rosales, the producer of this podcast. Shoutouts nandito si NJ on the track. Siyempre, nandito rin yung pinsan ni JRoa. Nandito rin yung fiancé niya. Maraming salamat sa inyo. Nandito si Koy. Salamat. Shoutout sa buong TMP Media Group. Shoutout sa buong TMP Productions Incorporated. Shoutout sa buong DOUGBROCK TV. Kita-kits tayo sa susunod na Sunday Habit. This has been DOUGBROCK kasama ko si JRoa. Yeah. And this is DOUGBROCK Radio. DOUGBROCK Radio. Signing out. Thank you so much, Doug. Solid episode. Thank you, man. Hey. That's good. What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.